Hello mga loves! Pasensya na po at natagalan dahil naging busy lang. Enjoy reading! If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Crush ko siya noong college. Ginawa ko ang lahat para mapansin niya ako. Abot langit ang sayang nararamdaman ko. Ngunit tila ibon akong bumagsak sa lupa. Pagkatapos kong malaman na pinaglalaroan lang pala niya ako, umalis ako. Ngunit pagbalik ko ay bakit tila siya pa yung may ganang magalit? Bakit tila ako pa yung masama at siya yung nasaktan? Kanina pa ako bisit na bisit sa sinasolve kong equation ngunit mali pa rin ang sagot na nakukuha ko kapag chinecheck ko yun. Napatingin pa ako sa pinto na makita ang kaklase at kaibigan kong sinala na bukod sa matalino ay maganda pa. Napakunot noon din ako na makita si Creed na pumasok sa aming classroom. Umupo pa sinala sa may harapan ng upuan ko na naka-assign sa kanya. Kinalabit ko siya kaya napalingon siya sa akin. Nala, patulong nga ako sa tanong na to. Dito ka. Utos pa niya, tinapik ang katabi nitong upuan. Inuha ko pa ang yellow paper at ballpen ko bago lumipat sa tabi nito. Hindi ko alam na kaklase pala natin si Creed. Narinig mo na ba na nahuli siya nakikipag-anuhan sa banyo? Pabulong na tanong ko pa sa kanya. Pagkaupong pagkaupo ko. Binigyan pa niya ako ng seryosong tingin. Magpapaturo ka ba o makikipag-chismisan? Pagtataray pa niya ng inusuan ko naman. Ang sungit mo! Reklamo ko pa. Dalawang beses pa niyang ipinaliwanag iyon sa akin bago ko tuloy ang nakuha. Ang galing talaga magturo ng isang to. Thank you, Nala. Kaya love kita eh. Ako bahala sa lunch mo mamaya. Masayang sabi ko pa sa kanya. Sus, mag-focus ka kasi kapag nagtuturo si Sir. Hindi puro chismis. Naiiling na sagot pa niya sa akin. Hindi ko kasi talaga magets kapag si Sir ang nagtuturo. Pabulong na sagot ko pa na totoo naman. Nakakaboring naman kasi talaga. Iba kasi tinitignan mo. Tukso pa niya sa akin bago nito sinulyapan si Rex na ultimate crush ko. Namula naman ako at hinampa siya sa isang braso bago bumalik sa aking pwesto. Ewan ko sa'yo, Nala. Basta mamaya sabay tayong mag-lunch. Ililibre kita. Sagot ko na lang bago pa simpleng sinulyapan si Rex na tatawa-tawang nakikipag-usap sa isang kaklase naming babae. Niningon pa ako ni Nala kaya nabaling ulit sa kanyang aking atensyon. Sabi mo yan ha? Wala nang bawian. Short pa naman ako ngayon. Sagot pa niya sa akin. Kung may ekstrang pera lang ako, papahiramin kita. Kaso nahuli ako nangongolekta ni Dad ng mga magazines na may cover ng mga koreanong singer na favorite ko kaya binawasan ako ng allowance. Nakangiwing sabi ko pa. Magbenta kaya ako ng collection para may maiabot ako sa kanya kahit magkano. Ulila na kasi si Nala at binubuhay na lang ang sarili niya. Kaya as long as kaya ko, ay tinutulungan ko siya. Short lang din ako sa pera ngayon dahil sa pagpaparusa ng daddy ko sa akin. Ayos lang, don't worry. Nakahanap na ako ng mahihiraman. Nakangiting sagot pa niya kaya medyo nakahinga na ako ng maluwang. Buti naman, at least hindi na ako mag-aalala pa. Bumuntong hininga naman ako bago inilagay sa bag ko ang resulta ng quiz ko sa isang subject namin. Kasalanan ito ng panunood ko ng K-drama kaya bumagsak ako. Naiiling na lang ako sa sarili ko. Sino bang niloloko ko? Kasalanan ko talaga dahil sa katigasan ng ulo ko. Muntik pa akong ma-out of balance nang tumama ako sa isang bag ng lalaking nasa harapan ko. Hahara-hara naman? Sigaw ko pa sa isipan ko. Oh, I'm so sorry. Lumingin ito at tila huminto pa ang ikot ng mundo dahil sa lalaking lumingon sa akin. Si Rex, malawak na nakangiti ito bago inayos ang suot nitong bag. Pinigilan ko pang ipakita sa kanya ang tuwa ko na makita siya. Ayos lang, hindi naman ako nasaktan. Sagot ko at pasimple ko pang inipit ang buhok ko sa likod ng aking tenga. River, tara na! Nihim ko pang kinurot sa singit si Nala dahil sa pagtawag niya sa akin. Sige, paalam ko pa kay Rex na nakangiting tumango naman. Mabilis ko namang nilapitan ng kaibigan kong nakakunot noong nakatingin sa akin. Manira ka? Chance ko na yun eh. Simangot na reklamo ko pa sa kanya bago kumapit
sa isang braso nito at naglakad na kami papunta sa cafeteria. Hindi mo ba nakita na may kasama siyang babae? Alam mo namang babaero yun tapos crush mo pa. Mamili ka nga lang matinong pwedeng gawing crush. Sermon pa niya sa akin. Crush lang naman yun, Nala. Dami mong sinabi. Nakangusong sabi ko pa. Oo na, tara na at nagugutom na ako. Aya pa niya bago ako hinila. Oo nga pala, naayos mo na ba yung tuition mo? If wala pa, pwede ako magbenta ng isa sa mga collections ko para may pambayad ka. Offer ko pa sa kanya. Malawak ng ginitian naman niya ako at niyakap. Kaya hindi kita ipagpapalit sa iba, River. Natawa naman ako at hinila na siya. Never din kitang ipagpapalit, no? Libre tutor ako. Nakangising biro ko pa sa kanya na ikinasimangot niya. Pumasok na kami sa cafeteria at napatigil pa nang biglang may tumawag kay Nala. Nala, dito! Nabaling pa ang atensyon ng lahat sa amin nang tawagin ni Shai ang pangalan ng kaibigan ko. Kilala mo si Shai? Pabulong na tanong ko pa sa kanya habang naglalakad kami palapit sa grupo ni Shai. Kasama nito si Nakrid, Caspian at Rex na kanina lang ay nasa labas. Naging kaklase ko siya sa ibang mga subjects ko. Sagot pa niya sa akin. Ah, irregular din siya? Sabagay, kasabay niyang pumasok si Creed kaya siguro may ilang mga subjects silang hindi pumapasok. Hindi na sumagot si Nala hanggang makalapit kami sa kanila. Magla-lunch na rin ba kayo? Dito na kayo pumesto? Nakangiting sabi pa ni Shai sa amin. Napahigpit pa nga ang kapit ko sa braso ni Nala nang sumulyap sa akin si Rex. Huwag na kayong mahiya at hindi naman kami nangangagat. Nakangiting biro pa ni Creed at tinignan pa si Nala. Ang tingin na yun, type pa niya ang kaibigan ko. Tumawa pa ang mga kasama nito. Naramdaman ko pa na tila nagpigil ng inis si Nala. By the way, these are my friends si Nala N? Patanong na sabi pa ni Shai sa akin. Mumiti naman ako kahit na nainis ako ng kaunti. Friend niya raw ako ngunit hindi niya alam ang pangalan ko. River. River Peñalosa. Pakilala ko na lang at pinigilan ng sariling sulyapan si Rex na aking super duper crush. Nala and River. Girls, these are Caspian, Rex and my cousin Creed. Pakilala pa niya sa amin. Makipag-shake hands pa kami sa kanila. Kinalma ko pa ang sarili ko na maglapat ang mga kamay namin ni Rex. Ang lambot at tila ang sarap lang hawakan hanggang mamayong uwian. Sige, order lang kami. Nakangiting paalam pa ni Nala at mabilis pa niya akong hinila papunta sa may counter. Grabe. Hindi ako makapaniwala na nakipag-shake hands sa akin si Rex. Kinikilig pang sabi niya na tila tangang nag-i-imagine na ng kung ano-ano. Mag-order na tayo, River, at nagugutom na ako. Naiiling na sabi pa niya sa akin. Inirapan ko naman siya bago nagpatiunan na sa counter at nag-order na. Mukhang masarap tong gulay nila, Nala. Order ako, hati tayo. Wika ko pa bago itinuro yung ginisang gulay sa mga ulam na pagpipilian. Sige, tapos magtubig na lang tayo. Kaka-soft drinks lang natin kahapon. Huwag ka nang mapilit. Pigil pa niya sa ibang sasabihin ko. Umirap na lang ako bago namin tinapos ang pagbili ng pagkain namin. Kontrabida talaga siya sa buhay ko. Ngunit kahit ganoon, I'm still happy dahil mas pipiliin ko siya makasama dahil pamilya ang turing niya sa akin. Hindi tulad ng mga taong kasama ko sa bahay na tinatawag kong pamilya. Salamat po, Manong. Magta-taxi na lang po ako pa uwi. Paalam ko pa kay Manong Jason nang ihatid niya ako sa harapan ng isang mall. Sige po, ma'am, mag-ingat po kayo pa uwi. Bilin pa niya sa akin. Ninitian ko naman siya bago naglakad papunta sa may entrance ng mall na nakasara pa. Kukunin ko na kasi yung mga number namin ni Nala na on the way na rin. Naitawag naman na ni tita ko na may kakilala dito kaya hindi na kami matagal na maghihintay pa. Sinabi ko sa guard ang pangalan ko at ni Nala kaya itinuro niya kung saan ako maghihintay. Wala pa yatang 10 minuto ako naghihintay nang lumapit si Nala sa akin at umupo sa tabi ko. Ayos naman, VIP. Pabulong na biro pa niya sa akin na mahinang tinawanan ko.
Ahit ka lang, baka may magalit sa atin. Bulong na sabi ko pa sa kanya nang inisian niya. Ilang minuto lang ulit kami naghihintay bago kami tinawag. Nauna na akong pinapasok bago sinala. Hinintay ko na lang siya sa may waiting area na nasa entrance ng office dahil medyo marami na rin tao sa loob. Tinext ko na lang siya para ma-inform. Busy ako sa pagtingin-tingin sa mga dumadaan na mahagip na mga bata ko si Rex na nakangiti habang may nakakapit na babae sa kanyang braso. Ngumuso naman ako. Kaparehong babae yun na nakita ko noong nabunggo ko siya noong isang araw. May dinidate na pala siya. Kahit na medyo nasaktan ako, ay sinundan ko pa rin sila ng tingin. Ang tagal ko na siyang crush. First time nangyari ito na hindi nababawasan ang pagkagusto ko sa isang lalaki. Lumala pa nga yata. Naiiling na iniiwas ko na lang ang paningin ko dahil parang nasaktan ako ng slight sa pagiging sweet ng mga ito. Naluloko ka na, River. Bulong na sabi ko pa sa isipan ko. Pagkatapos naming maghiwalay ni Nala, ay bumalik ako sa loob ng mall para magtingin-tingin ng pwedeng mabili. Sa huli ay nainip din ako sa paghahanap at dumiretso sa may sinehan. Namimili na ako ng papanoorin ko na mapansin si Rex na malungkot na nakatayo sa may gilid habang may hawak na popcorn at inumin. Nilakasan ko pa ang loob ko at nilapitan siya. Hey, sinugurado kong matamis ang ngiti ko nang humarap siya sa akin. He smiled na tila hindi naman umabot sa kanyang tenga. Are you alone? Gusto mo bang manood? Iniwanan kasi ako ng kasama ko dapat. Yun ay kung okay lang sa'yo. Bahagya pa itong nagkamot ng ulo dahil nakaramdam siguro ito ng hiya. Bigla pang bumilis ang tibok ng puso ko kahit pa nga parang pamalit lang ako sa date nila. Manonood din sana ako. Ayos lang naman sa akin, libreng ticket din yan. Nakangiting sagot ko bago kinuha ang iniabot niya. Thanks, tara. Ayaw pa niya bago naglakad na. Sumabay naman ako sa kanyang paglalakad habang tuwang-tuwa. Ang swerte ko naman ngayong araw na to. Instant date with my ultimate crush. Dumiretso kami sa may bandang itaas ng sinehan at doon pumesto. Iniabot pa niya sa akin ng isang inumin at inilagay sa gitna namin ng popcorn. Thank you sa pagsama. Pinauwi kasi si Anya kaya nagdadalawang isip pa ako kanina kung tutuloy pa ako sa panonood o hindi. Saad pa niya habang inihintay namin magsimula ang palabas. Hindi ko alam na girlfriend mo pala si Anya. First year pa lang yun, hindi ba? Oo, actually, sikreto lang ang relasyon namin dalawa. She's just 18 by the way. At only child siya kaya mahigpit ang mga parents niya. Kaya sinasanay ko na ang sarili ko na bigla na lang naiiwanan sa gitna ng aming mga lakad. Mabiru yun ngunit, ramdam ko naman na parang may pain sa boses niya. Dapat kasi ako na lang. Bulong ko pa sa isipan ko. Tawagan mo ako kapag iniwanan ka niya ulit. Biro ko pa sa kanya. Okay lang sa'yo? Paano kung busy ka? Napatingin pa ako kay Rex na sineryoso yata ang sinabi ko. Nakangiti ito na mukhang seryoso. Kalma, River. Huwag pairali ng kaharutan. Hindi naman ako busy. Just call me and I'll be there. Agad na sagot ko at tila hindi narinig ang sariling bulong ko sa sarili ko. Give me your phone. Iniabot ko naman ang cellphone ko sa kanya. Mahirap na. Baka magbago pa ang isip. Masayang ibinalik ko yun sa aking bag bago umayos ng upo. Asahan ko yung sinabi mong pupuntahan mo ko, ha? Sad pa niya na masaya ko namang tinanguan. Sobrang saya ko ng araw na yun. Dahil sa wakas, ay nagkaroon na kami ng communication ng ultimate crush ko. Akala ko lang pala yun. Dahil dalawang linggo na ang nakakalipas, ay wala pa rin ako natatanggap na reply sa kanya. Wala nang tinext ko siya na number ko yun. Ay naku, hanggang crush na lang siguro ako dahil mukhang mahal na mahal ni Rex ang first year niyang girlfriend. Napangiwi ako ng taray-taraya ni Shai, ang isa sa mga kaklase namin. Ang babaeng to, nagugutom na ako, nakipag-away pa. Hinintay na lang namin siya sa labas ng classroom ni Nala.
Baloo talaga? Naiiling pang sabi ng kaibigan ko na mahinang tinawanin ko naman. Akala mo jowa niya si Creed kung makipag-away eh. Naiiling na sabi ko. Natigilan pa ako na mahagip na mga mata ko si Rex na nakikipagtawanan kay Anya na nasa may ilalim ng puno. Lihim pa akong napairap. Kaya pala hindi nagparamdam dahil happy na happy sa batang jowa. Napatingin pa ako kay Nala na mahina niyang bungguin ang isang braso ko. Selos ka. Pangaasar pa niya na nakita pala ang pagtitig ko kina Rex. Bakit ako magsiselos? Ex-girlfriend ba ako? Nakahusong sagot ko na tinawanan naman niya. Maghanap ka na kasi ng ibang crush. Sagot pa niya bago kami napatingin kay Shai. Nasawa ka sa inumabas na ng classroom na humihingal-hingal pa. Tara na nga, ililibre ko kayo ngayon dahil galit ako. Saad pa niya bago niya kami hinila ni Nala sa tig-isang kamay. Dapat pala lagi kang nakikipag-away para lagi kaming libre. Natatawang sagot ko sa kanya habang hila niya kami hanggang makarating ng cafeteria. Idiniretso niya kami hanggang sa may counter. Hindi pa nga nakaligtas sa paningin ko si Nala. Napasimpleng sinulyapan pa si Creed na nasa may isang tabi. Hindi ko alam ngunit parang may something sa dalawa na to na hindi ko ma-explain. Pili na, baka magbago pa ang isip ko. Utos pa ni Shai sa amin bago nagturo ng kung ano-ano. Pumili na lang din kami ni Nala at mabilis siyang nasundan ng tingin ng lapitan nito si Creed na may lumapit na babae sa kanya at hinalikan iyon sa mga labi. Hindi pa nakaligtas sa paningin ko ang pagkuyom ng isang kamao ni Nala. Pinaplastik na lang din namin ang merienda na aming binili dahil ilang minuto na lang ay mag-i-start na ang aming next class. Hindi na kami lumapit kina Shai at Creed na nagbabangayan. Napatingin pa ako kay Nala na bumili ng isang probiotic drink. Ilan pa nahilig sa'yo kult ang babaeng to? Nakita namin nagdabog si Shai bago kami sinenyasan na lumapit sa kanila na sinunod naman namin. Hindi tayo dito kakain? Tanong pa niya sa amin pagkalapit. Sa classroom na lang. 20 minutes na lang natitirang oras sa break natin. Makipag-away ka pa kasi. Sisi ko pa sa kanya. Ngumuso lang naman ito na tila bata. Kasalanan naman ng bitch na kaklase natin yun. Sabi na kasing tigilan niya si Creed. Depensa pa ni Shai sa sarili. Naiiling na lang ako sa kanya bago kami napatingin kay Nala na inilapag sa table ni Creed ang probiotic na binili niya. Uminom ka niyang Yakult para magka-good bacteria naman yung katawan mo. Nakangising sabi pa niya na tinawanan pa namin ni Shai bago namin siya iniwanan. That's a good one, Nala. Tuwang-tuwang sabi pa ni Shai at kumapit pa sa isang braso ng katabi. Ako naman ay napahinto na madaanan namin ang banyo. Mauna na kayo at CR lang ako. Check ko lang baka may tagus na ako. Pabulong na utos ko pa sa kanilang dalawa na tinanguan naman nila. Ako naman ay pumasok na sa banyo at natigilan na makita doon si Anya na may kausap sa cellphone nito. Of course, ako pa ba? Never kong seseryosohin si Rex, no? Alam ko reputasyon nun pagdating sa mga babae. Kaya ko lang naman siya kinakausap ay para makalapit din kay Creed. Pinigilan ko pang mapasinghap na marinig ang sinasabi nito sa kausap. Pumasok na lang ako sa isang cubicle doon. Ang babaeng to? Pinaglalaroan lang pala niya ang ultimate crush ko. Oo naman, mas importante pa rin yung boyfriend ko sa kabilang university. O siya, sige, magdadahilan na lang muna ako kay Rex para makasama sa gala mamaya. See you! Pinigilan kong lumabas para masigawan si Anya. Nang maramdaman kong wala na siya, ay lumabas na lang din ako. Napatingin pa ako sa salamin. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Rex ang totoo? Bumuntong hininga na lang ako bago lumabas ng banyo. Dapat kasi hindi ko na lang yun narinig. Yan tuloy, iisipin ko pa ang tungkol dun. Napasimangot ako nung paglabas ko ng library ay umulan na. Binilisan ko pa naman ang paghahanap doon sa libro na kailangan ko para sa report ko para hindi ako maabutan ng ulan. Wala din palang saysay. Wala kasi si Manong Jason at day off kaya isang beses sa isang linggo ako nagtataksi pa uwi. Wala pa man akong dalampayong.
Nakaalis na rin kanina pa si Nanala at Shai na maagang nag-out dahil wala naman silang panghapon na klase kagaya ko. Lumingilinga pa ako at nagtaka dahil tila napapatingin sa akin ng ilang mga estudyanteng nilalampasan ako. Magtatanong na sana ako nang biglang may magtadi ng kung ano sa bewang ko. May tagus ka. Napasinghap pa ako nang maramdaman ng mainit na hininga ni Rex sa may ulo ko na nagtali pala ng varsity jacket sa bewang ko. Nanlaki ang mga mata ko bago siya nilingon. Namula rin ako nang makitang tila nahihiyang nakangiti ito. Salamat. Mahinang sabi ko pa. Oo nga pala. Nawala sa isip ko kanina na magpalit ng sanitary napkin dahil sa narinig ko mga sinabi ni Anya. Ibalik mo na lang yung jacket sa akin. Nakangiting sabi pa niya bago naglabas ng payong. Buti pa siya kalalaking tao may payong. Sige, salamat, nakakahiya naman. Don't worry. May kapatid akong babae kaya hindi na bigdal sa akin yan. Nakangiting sagot niya bago binuksan ang kanyang payong. Wala pang sundo mo? Tanong pa niya. Umiling naman ako. Wala akong sundo ngayon. Magta-taxi lang ako o kaya tatawag ng Grab. Nakita ko natigilan ito bago ngumiti ulit. If you want, pwede kitang idaan muna sa village nyo. Kung hindi mo na itatanong, same lang village natin. Magkaiba lang ng face. Sa phase 1 kasi kami. Kumabog na malakas ang aking puso dahil sa ngiti niya. Chance ko na to. Para masolo siya at masabi ang narinig ko sa bibig ni Anya na girlfriend niya. Hindi ko alam na magkapareho tayo ng village. Sige, hindi na ako mahihiya pa. Uwing-uwi na rin naman ako at may report pa akong tatapusin. Pinilit kong umiti kahit na kinakabahan ako. He smiled bago nito itinaas ang payong at inalalayan ako papunta sa ilalim noon. Sumabay lang ako sa paglalakad niya kahit pa nga parang sasabog na ako sa sobrang kilig. Magkadikit kasi ang aming mga braso at ramdam ko ang init ng kanyang katawan kahit na malamig naman dahil sa ulan. Dumiretso kami sa parking lot kung nasaan siguro ang kanyang sasakyan. Huminto kami sa isang kulay pulang sports car at binuksan niya yun. Nagpasalamat pa ako bago sumakay sa loob. Hindi ko alam kung paano ko kakalmahin ang sarili ko habang inihintay siya makasakay din sa sasakyan. May tissue dyan if gusto mong magpunas. Nakangiting utos pa niya bago naglagay ng seatbelt na ginaya ko naman. Okay lang ako. Hindi naman ako masyadong nabasa. Nagpalit kasi ako ng bag kaya nawala din payong ko. Sagot ko na lang sa kanya. Kinakabahan ako dahil iniisip ko pa lang kung paano ko sasabihin sa kanyang nalaman ko. Pinaandar na nito ang sasakyan at isimula na magmaneho. Hindi ako mapakali dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. May 10 minuto na yata kami nagbabiyahe na magsalita siya ulit. Busy ka ba this Sunday? Baka gusto mo ulit akong samahan mamasyal sa zoo. Ni-cancel kasi si Anya. Binig kong aya pa niya. Lumunok muna ako bago siya tinignan. Sasabihin ko ba? Sinulyapan pa niya ako at minitian. Kung hindi ka lang naman busy. Wika pa niya bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Tinitigan ko pa siya ng ilang segundo bago bumuntong hininga at ngumiti. Okay, free naman ako. Text mo na lang sa akin kung saan tayo magkikita at kung anong oras. Sagot ko na lang. Saka ko nasasabihin ng nalaman ko tungkol kay Anya. Kapag medyo close na kami at alam kong paniniwalaan na niya ako. So, allergy ka sa peanut butter? At ayaw mo sa okra? Nakangiting tanong ko kay Rex habang nakaupo kami sa pahabang bench pagkatapos naming makapag-ikot-ikot sa loob ng zoo. Hindi ko alam na nakakakilig palang mamasyal sa zoo. Tumawa naman siya bago ngumiti. Hindi rin ako mahilig sa strawberries at matatamis. Pero dahil yun ang gusto ni Anya, tinitiis ko na lang minsan. Dahil ayoko naman siya magalit at ma-disappoint lalo na kung siya ang bumili nun. Explain pa niya sa akin. Ang swerte naman pala niya kung ganun. Pinilit kong ngumiti kahit nasaktan ako sa sinabi niya. Kahit ako pala ang kasama niya, ay si Anya pa rin ang iniisip nito. Buti nag-cancel siya ng lakad niyo ngayon. Dagdag na tanong ko pa. Nagka-emergency daw kasi sila sa bahay. Malungkot na sagot niya.
Napangiwi naman ako. Napakasinungaling naman pala talaga ng babaeng yun. Ninitian ko na lang siya at sinarili ang naisip ko. Don't worry. Kapag hindi siya pwede, tawagan mo lang ako anytime. Kung hindi rin ako busy, sasamahan kita. Masayang sagot ko pa sa kanya. Malawak siyang umiti at masayang tumango. Kung ako na lang kasi ang ginawa mong jowa, hindi sana masaya ka. Bulong na sabi ko pa sa isipan ko. Hindi ko na lang sana ikapahamak ang ginagawa kong to. After naming makapagpahinga, ay naglakad-lakad na ulit kami. Para kami magkasintahan na ine-enjoy ang aming date na dalawa. Nakuan niya. Ngayong alam kong hindi ka seryoso sa ultimate crush kong si Rex, ay ako ang gagawa ng paraan para mapasaya siya. Kahit pa nga magmukha akong second option sa atensyon na binibigay niya. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ko kay Rex bago ko iniabot sa kanya ang in-can na black coffee na binili ko. Nandito kami sa isang resort na pag-aari yata ng mga magulang niya. Kaninang umaga pa kami dito at nagpatulong siya na i-surprise si Anya dahil ikalawang buwan na yata ng relasyon nila. Kaso ang babaitang yun ay bigla na lang nag-cancel isang oras bago ang usapan nila ni Rex. Bumuntong hininga naman ito bago tinanggap ang iniabot ko. Umupo ako sa kanyang tabi at pinagmas na ng lamesa na nakagayak na pati mga bulaklak na nakakalat sa buhanginan. Madaling araw pa lang ay nag-aasikaso na kami tapos makakancel lang. Ang babaeng yun. Ayos lang ako. Iintindihan ko na lang siya. Total mas importante naman ang pamilya niya kaysa sa aming dalawa. Ayoko naman siyang papiliin sa akin o sa pamilya niya. Masasaktan siya nun. Pilit itong umiti kahit baka sa kanya mukha ang sakit at lungkot na kanyang nararamdaman. Kinagat ko naman ang ibabang labi ko. Ang swerte talaga ng babaeng yun. Naku, kung hindi ko lang iniisip na lalong masasaktan si Rex, dati ko pa sinabi ang totoo. Kaso, ayoko namang maging dahilan ng pagiging malala ng sakit na kanyang nararamdaman. Bumuntong hininga naman ako bago tumayo at pumunta sa kanyang harapan. Iniabot ko rin ang isang kamay ko. Tara, tayo na lang kumain ng mga inihanda mo. Isa sa masayang. Malay mo naman, bumawi siya sa iyo bukas. Ngumiti ito at tinanggap ang kamay ko. Kumabog na naman ang dibdib ko dahil sa pagkakalapat ng aming mga kamay. Hindi na ako makakatakas sa sitwasyon na ginawa kong ito. Kailangan ko na lang ihanda ang sarili ko para sa sakit na mararanasan ko kapag dumating yung oras na tuluyan na siyang lumayo sa akin at mas piliin si Anya. Hindi ako mamamatay sa katandaan. Mamamatay ako sa exam. Reklamo ni Shai bago sumubsob sa lamesa pagkaupo namin. Hapon na dito pa siya nag-aya sa cafeteria para magmerienda bago kami magsiuwi. Natawa pa kami ni Nala dahil sa reklamo nito. Nasagutan mo naman yata lahat, hindi ba? Kaya chill ka lang. Natatawang sabi ko pa bago inilabas ang mga binili naming dalawa kanina sa labas. Umayos naman ng upo si Shai at inis na tinignan kami ni Nala na parang kasalanan pa namin na nahihirapan siya. Palibhasa kasi minamanin niyo lang dalawa ang pag-aaral. Nakangusong reklamo pa niya sa amin. Stress din kami sa pagre-review, Shai. Try mo rin bawasan yung panonood mo ng mga Turkish movie para makapag-focus ka. Natatawang biro pa ni Nala sa kanya. No way! Magkabagsakan na lang tayo. Mariing tanggi pa niya na malakas na ikinatawa namin. Adik talaga ang isang to. Tapos magtataka ka pa kung bakit bumabagsak ka. Naiiling na sagot ni Nala bago inilabas ang mga binili namin. Teka, wala ka bang pasok ngayon, Nala? Tanong pa ni Shai. Umiling naman ang tinanong niya. Kapag exam ko, hindi ako pinapapasok ng boss ko para makapag-focus sa pagre-review. Nakangiting paliwanag pa nito. Crush kasi siya ng boss niya. Nakangising sabi ko pa. Talaga? Gwapo ba? Ilang taon na? Baka naman dirty old man yan, ha? Pakikichismis pa ni Shai. Sinong dirty old man? Sabay-sabay pa kaming napalingon na marinig ang boses ni Creed. Kasunod pa niya si Rex at Caspian. Sinulyapan ko pa si Rex na bahagya akong tinanguan at ninitian. Ito na naman kami sa nakaw na sulyap at mga ngiti. Hindi kasi kami nagpapansin nandito sa university
kung hindi rin kasama ang buong barkada. Ayoko naman kasi magkaroon ng issue. Kahit napatay na patay ako sa kanya, ayoko namang masira ang pangalan ko. Umupo na sila at medyo natuwa pa ako nang sa akin tumabi si Rex. Yung boss ni Nala, crush siya. Nguso pa ni siya kay Nala. Tumawa naman ako bago dinampot ang disposable na tinidor na kasama sa binili namin. Hindi naman yun ganun katanda. 23 pa lang si Tupe. Nakangiting paliwanag ko pa. Nakita ko pa napatingin sa akin si Rex na magkasalubong ang mga kilay. Tupe? Kunot noong tanong pa niya sa akin. Palayaw ni River yun sa kanya. Actually, hindi talaga ako bet ng boss ko. Si River talaga gusto nun. Nagpapalakas lang sa akin dahil nagpapalakad. Panunokso pa ni Nala sa akin na tinawanan ko lang. Pilay ba siya? Bakit mo ilalakad? Tanong pa ni Caspian na tinawanan namin lahat. Mga balo talaga magkakaibigan na to. Kumain na nga lang tayo? Kapag kayo talaga kausap namin nakakabuwang. Naiiling na utos pa ni Shai sa amin. Natatawang sumunod na lang kami. Pasimple ko pang pinagmamasdan si Nakrid at Nala na tila nag-uusap ang mga mata. Nagkibit-balikat na lang ako. Baka naging malapit lang sila dahil sa pagtututor ng isa sa kanya. Gusto niyo bang mag-stay sa condo ko for tonight? Para sabay-sabay tayo mag-review para bukas? Napatingin pa kami kay Shai dahil sa sinabi niya. Nagpalipat-lipat pa siya ng tingin sa akin at kay Nala. Kaming dalawa lang ba ang tinatanong niya? Uy, basta libreng chibog, go! Masayang sagot pa ni Rex na inirapan naman ni Shai. Lihim pa ako natuwa dahil makakasama ko siya sa isang overnight kung sakali. Excuse me, hindi kayo ang inaaya ko kung hindi si Nala at River. Inis na sabi pa ni Shai na lihim na nagpangiwi sa akin. Shai naman, chance ko na yun. Sigaw ko pa sa isipan ko. I will call my dad. Hindi ba malapit lang yung condo mo sa may mall? Ngumiti ako kahit na naaasar ako ng slight sa pagkontra ni Shai sa sinabi ni Rex. Yup, sa Fantabella Village ka din, di ba? Malapit lang yun. Sagot ni Shai bago nito binalingan si Nala. Ikaw Nala. Sure, pwede ko kayong pahiramin ng mga reviewer na ginawa ko. Nakangiting sagot pa nito. Hindi pa nakaligtas sa paningin ko ang pagsimangot ni Creed na hindi ko na lang din pinansin. Nag-excuse ako nang sumagot na sa kabilang linya si Dad. Sana lang payagan niya ako. Naghahanap ako ng libro sa mga romance novel na inilabas ni Shay kanina na ipapahiram niya sa akin mamaya after naming makapag-review. Malawak na napangiti ako na makita ang isang libro na mukhang maganda naman. Napatingila ako na may lumapit sa akin. Si Caspian na malawak na nakangiti bago umupo sa harapan ko na parang bata. May tatanong ako. Ano yun? Pakang tanong ko pa bago nagkalkal ulit sa mga librong nakakalat sa carpet. May boyfriend ka na ba? Marahas pa ako napatingin sa kanya dahil sa sinabi niya. Pinapatanong ni Rex. Nakangising dagdag pa niya. Natigilan pa ako. Bakit ipinapatanong pa niya eh lagi naman kami magkasama? Patago nga lang. Umiling na lang ako. Wala. Simpleng sagot ko bago ibinalik ang atensyon ko sa aking ginagawa. Naramdaman ko naman na tumayo na si Caspian. Okay. By the way, kung ano man yung ginagawa mo, ituloy mo lang. Dagdag pa niya na lalong nagpagulo sa isipan ko. Anong pinagsasabi ng Caspian na to? Naiiling na nasundan ko na lang siya ng tingin hanggang makapasok ito sa kusina kung nasaan si Rex at Shai na busy sa pagluluto. Hindi na ako sumama sa kanila dahil baka hindi ko pa mapigilan ang sarili kong kiligin kapag nagkalapit kami ni Rex. 5 minuto na ako nakaupo na mapagpasyahan kong buklatin ang hawak kong libro na may mag-doorbell. Tumayo ako at binuksan yun. Medyo nagulat pa ako nang makita si Nakrid at Nala na magkasama. Sabay kayong dumating? Kunot noong tanong ko pa sa kanila na makapasok na sila sa penthouse ni Sai. Ano yung mga yan? Bakit puro romance novel yan? Pagtataray pa ni Nala sa akin bago niya ako nilapitan at inagaw ang libro na hawak ko. Ano to? How to say no to Duke Hermanyes? Kunot noong baling pa niya sa akin. Numuso naman ako bago naglakad pabalik sa sala. Pinahiram ni Shai sa akin. Mukha kasing magaganda kaya
babasahin ko mamaya. Naiiling na ibinalik niya sa akin ang libro na kinuha ko naman. Sakto lang dating niyo. Tara, kain muna tayo. Nakangiting aya pa ni Shai na lumabas galing sa isang pasilyo na papunta sa kanyang kusina. Nasundan namin ng tingin si Creed na sumunod naman sa pinsan. Nang kaming dalawa na lang ay kumapit ako sa isang braso ni Nala. Alam mo ba, tinanong ako ni Caspian kanina. Bulong ko pa bago siya hinila. Pasunod kina Shai at Creed. Close kayo? Kailan pa? Tinignan pa niya ako. Ilang araw na rin naman natin silang nakakasama kaya nakaka-close ko na sila. Heto na nga. Ang tinanong niya ay kung may boyfriend na daw ba ako. Napatigil pa ito sa paglalakad kaya huminto din ako. He likes you? Kunot noong tanong pa niya. Umiling ako at tinitigan siya sa mga mata. Pinipigil ko ang kilig ko dahil sa sasabihin ko. Pinatanong daw ni Rex. Tinakpan ko pa ang bibig ko para pigilan ng tili. Malawak na napangiti naman si Nala na makita niya sigurong namula ako. Kinikilig ka naman. Tukso pa niya sa akin. Siyempre, crush ko yun eh. Masayang sagot ko bago siya hinila papasok sa kusina. Sino ba naman ang hindi kikiligin dun? Ultimate crush ko yung nagpatanong. Natatawang sumunod naman si Nala sa akin na mukhang natutuwa naman sa progress ko sa aking love life. Tigil-tigilan nyo nga yung kabastusan yung tatlo at kumain na tayo. Inis na bulyaw pa ni Shaky na Caspian, Rex at Creed na busy sa tinitignan nilang cellphone. Ano na naman kaya ang kalokohang pinaggagawa ng tatlong lalaking to? Puro kabulastugan talaga laman ng utak nyo. Naiiling na sabi ni Nala na makita ang tinitignan nilang video sa cellphone bago umupo kasunod si Shai. Sinilip ko rin yun na pangiwi na makitang sexy na babae yun na nakatapless. Naiiling na umupo na rin ako. Mabilis pang lumayo sina Rex at Creed na naganya-kanyang upo na rin. Si Caspian lang naman ang nagtuturo sa amin ng kalokohan. Sisipan ni Rex bago niya akong hinitian na sinimangutan ko naman. Pilyo din palang isang to. What? Ano nga ko? Kayo nga nagsend lang sa akin ng link. Depensa pa ni Caspian sa sarili. Natatawa na lang ako sa sisihan ng tatlong lalaking to. Sana lang ay marami akong mga good memories na madala kapag nang ibang bansa na kami ni Nala. Hindi namin sinasabi sa kanila na aalis kami dahil hindi naman na kailangan yun. After naman talaga ng graduation ay magkakahiwa-hiwalay na kami. Kaya susulitin ko na lang ang pakikipaglapit kay Rex. At least, hindi ba may maikukwento ako sa magiging mga anak ko tungkol sa crush ko nung nag-aaral pa ako. Rex, anong ginagawa mo dito? Hindi ba may lakad kayo ni Anya ngayon? Takang tanong ko pa sa kanya na mapagbuksan ko siya ng gate ng aming bahay. Halos kakauwi ko lang dahil hinatid ko sa airport ang mga parents ko na nag-out of the country. Nagkamot ito ng kilay na tila nahihiya. Hindi ka sinipot? Tanong ko pa. Tumango naman siya. Iginuyom ko ang isang kamao ko. Ewan ko ba pero, parang this past few days, parang hindi na ako natutuwa sa nangyayari. Nasasaktan na kasi ako. Hindi kagaya dati. Siguro dahil bigla na lang lumalim nung nararamdaman ko para sa kanya. Sorry. Lagi na lang kitang naiistorbo. Hinging pa umanhin pa niya sa akin. Bumuntong hininga naman ako bago siyang nginitian. Titiisin ko na lang. Total, mahal ko naman. Hintayin mo ko. Kukunin ko lang ang cellphone ko. Nakangiting sabi ko pa sa kanya. Lumiwanag naman ang mukha nito at mabilis nang umiti. Hihintayin kita sa sasakyan. Sagot pa niya at tinanguan ko naman. Ako naman ay pumasok ulit sa bahay namin at nagpaalam sa mayordoma namin para alam nito ang sasabihin kung sakaling tumawag ang mga magulang ko. Kinuha ko na lang yung bag ko at inilagay doon ang cellphone ko bago lumabas ulit sa bahay. Sumakay na ako sa sasakyan ni Rex na agad namang nagmaneho. Saan tayo? Tanong ko pa habang naglalagay ng seatbelt. Resort, may bagong gawang pool doon, subukan natin. Don't worry, hindi kami doon dapat pupunta ni Anya. Kaya friendly date nating dalawa to. Masayang paliwanag pa niya. Natawa naman ako. Wala naman akong dalang damit. At okay lang ba sa parents mo na tayo unang gagamit nun?
Baka naka-reserve na yun sa mga VIP clients nyo. Nakangiting sabi ko pa. Hindi, ang ate ko ang namamahala noon at binigyan niya ako ng permiso. Mamaya ipapakilala kita sa kanya. Kasama natin siyang maliligo kung ayos lang naman sa'yo. Nakangiting sabi pa niya sa akin. Hindi ba nakakahiya? Dapat si Anya muna ang ipakilala mo sa pamilya mo bago ako. Alanganin tanong ko pa. Ilang buwan na kasi ang relasyon nito sa babaitang yun, ngunit ni hindi pa nila na ipapakilalang isa't isa sa mga parents nila. Kaibigan naman kita kaya ayos lang. Huwag kang mag-alala. Mabait si ate at for sure makakasundo mo siya dahil mahilig din yun sa mga romance novel at mga movies. O sige na nga, trip ko rin naman mag-swimming ngayon. Masayang sagot ko na lang. Isang oras din yata kami nagbiyahe bago nakarating sa resort na pinuntahan na namin dati. Bumaba kami at dumiretso sa kabilang bahagi ng resort kung saan may bagong building na nakatayo roon. Ito siguro ang sinasabi niya kanina. Ate! Natigilan pa ako sa pagsunod sa kanya nang lapitan kami ng isang matangkad at sexy na babae. Ngumiti ito bago humalik sa isang pisngi ni Rex. Heto siguro yung kapatid na sinasabi niya. Kahuwig niya kaso, grabe ang tangkad, mukhang pang Miss Universe. Nandyan si na mom and dad. Nabaling pa ang atensyon niya sa akin. Initian niya ako na ginantihan ko naman. Aba, siya ba yung girlfriend mo na kinakwento mo? Nakangiting sabi pa niya. No, she's River, my friend. River, si Ate Rachel, kapatid ko. Nakangiting pakilala pa niya sa amin. Nice to meet you po. Pasensya na sa pagsabit. Nakangiting inilihad ko pa ang isang kamay ko na masayang tinanggap naman niya. Don't say sorry. Mas masaya nga kapag marami. Masayang sagot niya bago ko hinila palapit sa kanya. Magpahadid ka na ng pagkain sa may gilid ng pool. Isasama ko na tong si River para maipakilala kina mom and dad. Madagdagan mo yung mga prutas, okay? Utos pa nito kay Rex. Nakakamot-kamot naman. Tara, huwag kang mahiya sa amin. Mababait ang mga parents namin. Si Rex lang naman ang hindi. Biro pa niya bago niya ako hinila. Natatawang nilungon ko naman si Rex. Nanginitian naman ako bago kinawayan. Ngumiti din ako at ibinaling ang atensyon sa pagdalakad. Magkaklase ba kayo ni Rex? This is the first time na nakita kita. Usually kasi ang mga kasama niya ay sina Caspian, Creed at Shy. Hindi ko alam na may ibang babaeng kaibigan pa pala siya. Nakangiting sabi pa niya habang naglalakad kami. Sa ilang mga subjects lang po kami magkakalase. Ilang buwan pa lang po kami magkakilala. That's good. Lagi kang sumama sa kanya. Anyway, do you like books? Alam mo ba, I really love romance novel at fantasy romance na genre ng mga kwento. Dalal pa niya sa akin. I love reading pero kailan lang po ako nag-start magbasa ng mga novels na impluensya ni Shy. Nakangiting sabi ko pa. Tumawa naman ito bago kami pumasok sa isang building at dumiretso sa may likod noon. Ako ang nagturo kay Shy magbasa ng mga romance novel at panunood ng mga Turkish movie. Natatawang paliwanag pa niya. Mom! Dad! Tawag pa niya sa mga parents nito na halos sabay pang lumingon sa amin. Kinabahan pa ako na mabaling sa akin ang atensyon nila. Mukha silang masusungit. Hinila pa ako ni Ate Rachel palapit sa kanila. Mom, Dad, this is River, kaibigan ni Rex. Nakangiting pakilala pa niya sa akin. Nice to meet you po. Bahagya pa akong yumuko. Mabilis ko pang kinuha ang tigisan nilang kamay na iniabot nila at nagmano. Pakibantayan ng anak namin sa university, iha ha. Baka puro bulakbol na naman ang ginagawa. Nakahinga ako ng maluwang nang pareho silang umiti. Mabait naman po si Rex sa university. Minsan nga lang po. Biro ko pa na ikinatawa nila. Ang gaan ng pakiramdam ko. Para akong girlfriend na welcome sa pamilya ng aking kasintahan. Ate Shell, hindi po ba parang sobrang sexy naman nito? Nakangusong tanong ko pa sa kapatid ni Rex nang ayain niya ako magpalit na ng swimsuit na pinili pa niya para sa akin doon sa stall na nandoon sa labas. It's okay, River. Ang ganda-ganda ng katawan mo, huwag mong itago. Tara na para makaligo na tayo. Mamaya pa lang bago ka umuwi, ipapadala ko yung mga libro na nabasa ko na.
Nakangiting sabi pa niya bago ko hinila. Napamura pa ako sa isipan ko nang lumabas kami nang wala man lang suot. Na kahit see-through lang naman na pang-cover sa aming katawan. Buti na lang at wala masyadong tao. Oh, nandito na pala kayong dalawa. Mauna na muna kami ng daddy nyo sa may kabilang hotel at may kakausapin lang kami mga kliyente. Nakangiting sabi pa ni Tita Paula na nanay nila Rex. You look gorgeous, River. Puri pa niya sa akin na ikinapula ng mga pising ko. Nakita ko kasi si Rex na nakatingin sa akin sa may likuran nito at tila hindi makapaniwala sa suot ko. Nagpasalamat naman ako sa kanya bago sila umalis mag-asawa. Mauna na ako maligo ha? Masayang paalam pa ni Ate Rachel bago ko iniwanan. Nilapitan naman ako ni Rex. Pangit ba? Ang kulit kasi ng ate mo, hindi ko matanggihan. Pilit akong umiti kahit pa nga. Medyo ilang ako sa tingin niya sa akin. Mabilis pa itong umiling bago umiti. Tama si ma'am. You really look gorgeous. Naramdaman ko na naman ang pamumula ng mga pisngi ko. Siyempre, si Rex yun eh. Nambola ka pa. Kunwari, pagtataray ko sa kanya bago siya nilampasan. Tara, maligo na tayo. Aya ko pa bago nilapitan si Ate Rachel na busy na sa pagbababad. Hindi ko pa napigilan ang aking ngiti dahil parang sasabog na yata ang puso ko. Sobrang kilig na nararamdaman ko dahil sa sinabi ni Rex sa akin. Salamat. Alam mo na talaga kung ano mga gusto ko. Nakangiting sabi ni Rex habang hawak-hawak nito ang paper bag na may laman ng pasalubong na dala ng mga parents ko. Binigyan ko siya ng black coffee at pabango na alam kong magugustuhan niya. May kasama din yung chocolates para kay Ate Rachel. Pinadalhan ko rin ng mga tsaa at mga pabango ang mga parents nito. Dalawang linggo na ang nakakalipas mula na makasama ko ang kanyang pamilya. Dalawang linggo ko na rin nakakausap through chat and text ang kapatid nito at ina. Tuwang-tuwa pa nga ako nang malaman na hindi pa pala na ipapakilala ni Rex si Anya sa mga ito. Well, hindi ko naman na problema na lagi ito nagka-cancel every time na may lakad sila ni Rex kasama ang pamilya. Sige na, sa university na tayo magkita bukas. Nataalis din naman ako ngayon. Nakangiting tawbi ko pa sa kanya. May usapan kasi kami ni Nala at Shai na mag-overnight sa penthouse ng huli dahil manonood nga kami ng movie. Ibibigay ko na rin sa kanila mga pasulubong ng mga parents ko. Saan ka pupunta? Kunot nung tanong pa niya sa akin. Sa penthouse ni Shai, may usapan kasi kami ngayon. Tapos sabay-sabay na kaming papasok bukas sa university. Nakangiting paliwanag ko pa sa kanya. So, dadalhin mo ang sasakyan mo? Kung hindi, ihahatid na kita. Suggestion pa nito. Lihim pa akong napangiwi. Tinatago ko nga sa iba na close kaming dalawa. Don't worry, may personal na driver ako na maghahatid sa akin doon. Tapos, sasabay na lang kami ni Nala kay Shai bukas. Next time na lang, okay? Bumuntong hininga ito na tila nalungkot sa isinagot ko. Alright, see you tomorrow then. Salamat ulit sa mga binigay mo. Nakangiting sagot pa niya sa akin. Tumango naman ako at kinawayan pa siya nung sumakay na ito sa sasakyan na tumalis. Pumuntong hininga naman ako. Bakit ko pa sinasaktan ng ganito ang sarili ko? Bubulong-bulong na sabi ko pa bago pumasok nilang ulit sa loob ng aming bahay at kinuha ang aking mga gamit. Kailangan ko nang sulitin ang mga oras na kasama ko sila dahil ilang buwan na lang ay aalis na kami ni Nala. Hinding-hindi ako atras dahil lang sa pagkahulog ko kay Rex. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang aming mga pangarap para lang sa isang taong laging ikalawa lang ang turing sa akin. Uminat-inat ako nang magising ako kinabukasan. Napakunot na upa ako nang makitang wala na si Nala sa aming tabi. Hindi rin kasi nakatisang-isang iyon at sinamahan kaming manood. Tumayo na ako at nagbanyo para makapaghilamos at mailabas ang tubig sa aking katawan. Nagsuklay na rin ako bago lumabas ng kwarto. Didiretso na sana ako sa kusina ngunit nakita ko si Nala na lumabas ng pinto. Tatawagin ko sana siya nang marinig kong may kausap ito. Ang kulit mo talaga, Creed.
dinigong sabi pa ng kaibigan ko. Nanlaki naman ang mga mata ko at mabilis silang sinundan. Sumilip pa ako sa pinto at nakita kong naglalakad sila papunta sa may elevator. Mabilis pa ako nagtago nang bigla na lang isinandal ni Creed sa pader sinala at marahas na hinalikan sa mga labi. Napangiwi pa ako nang sumilip ulit ako at nakita magkayakap na mga ito habang marahas nang nag-ahalikan. Ang babaeng yun? May relasyon pala sila ni Creed, hindi niya sinasabi sa akin. Pareho lang naman kayo naglilihim sa isa't isa. Sigaw pa ng isang bahagi ng isipan ko. Isinara ko na lang ulit ang pinto na makapasok na sila sa loob ng elevator. Nasyak ako dun. Bulalas ko pa bago naiiling na dumiretso sa kusina. Magluluto na lang muna ako ng almusal namin. Kinagat ko pa ang ibabang labi ko na maisip na baka inalmusal na nila Creed at nalang isa't isa. Malakas na napamura pa ako nang bigla na lang may nagsalita sa likuran ko. Are you okay? Natatawang tanong pa ni Rex na siyang tumawag sa pangalan ko. Sumimangot naman ako. Muntik na akong atakihin sa puso. Reklamo ko pa sa kanya na tinawanan pa ng mokong. Lumapit ito at ipinatong sa pahabang lamesa ang dala nitong paper bag. Ano ka pala nakapasok? Takang tanong ko pa. At ano yan? Si Shay nagbukas sa pinto at sinabi niya nga na baka nandito ka kasama si Nala. Maghihilamos lang daw siya at sasamahan na tayo dito. Nakangiting sagot niya habang inilalabas sa mga laman ng paper bag. Nagluto ng marami si Ma'am nang malaman niyang pupuntahan kita kaya may dala akong breakfast ngayon. Paliwanag pa niya na mailabas pa niya lahat ng yun. Thank you daw sa mga ibinigay mo. They really love that tea, lalo na si Dad. Ngumiti naman ako dahil sa sinabi niya. Buti naman, pakisabi kay Tita, thank you sa paalmusal niya. Ay wait, kukunin ko na lang muna yung cellphone ko at ititext ko siya. Diyan ka lang. Paalam ko pa bago siya iniwanan. Napakabait talaga ng pamilya ni Rex. What are you doing? Nilingon ko pa si Shai na nakapasok na pala. Magkasalubong ang mga kilay niya at tila hindi natutuwa sa nakikita. Preparing your breakfast? Takang tanong ko pa. That's not what I am asking, Rex. Ang tinatanong ko, bakit mo binibigyan ng oras si River? Eh may girlfriend ka? Seryosong tanong pa niya bago ko nilapitan. I'm warning you. Don't you dare hurt her. Kung hindi mo kayang sabayan ng toyo mong girlfriend, iwalayan mo. Hindi yung si River ang ginagawa mong panakatbutas sa bawat lakad na hindi sinisipot ng jowa mo. Hindi ako tanga, Rex, at hindi rin ako papayag na masaktan si River dahil sa pagiging selfish mo. Galit pang babala niya bago niya ako iniwanan. Bumuntong hininga naman ako at naikuyom ang isang kamao ko. Gusto kong saktan ang sarili ko dahil tama si Shai. Bakit ko binibigyan ng oras si River kung hindi ko naman kayang iwanan si Anya? Kunot noong nakatingin ako sa text na sinend ko kanina kay Rex dahil bigla na lang itong umalis sa penthouse ni Shai nang walang paalam. Kahit nga nagtataka kaming dalawa ni Shai, ay kinain pa rin namin yung mga pagkain na niiwanan noon. Sinala naman ay hindi na rin bumalik at nakita kong sabay silang pumasok ni Creed. Sigurado na ako. May relasyon talaga ang dalawa na yun. Bumuntong hininga na lang ako bago ibinalik sa bag ko ang cellphone ko. River, tara na! Tawag pa nila Shai at Nala sa akin na nasa labas ng classroom kung saan nila ako hinihintay. Mabilis ko pang isinot ang bag ko at lumabas na ng classroom. Natigilan pa ako na makita si Rex sa hindi kalayuan na nakangiti habang tila nagpapaalam kay Anya na malawak din ang ngiti sa mga labi. Mabilis pa akong umiwas ng tingin dahil nasaktan na naman ako. Tara na! Masayang sabi pa ni Rex at ni hindi man lang niya ako sinulyapan. Kinagat ko pa ang ibabang labi ko dahil sa sakit na naramdaman ko sa aking puso. Let's go, River! Pag-usapan na natin kung anong susunod na papanoorin natin. Kumapit pa si Shai sa isang braso ko at sumunod na kami kina Caspian at Rex na nagkukwentuhan sa aming harapan.
Nasa likuran naman namin sina Creed at Nala. May nakita akong bagong labas na series ngayon. Nakalimutan ko lang yung title. Kapag naalala ko, sasabihin ko sa'yo, Shai. Pilit kong pinasingla ang boses ko. Kahit pa nga nasasaktan ako dahil sa lalaking nasa harapan ko. Ang lapit-lapit lang niya ngunit tila, hindi ko siya mahawakan. Okay na kaya sila ni Anya kaya, out of the box na naman ako. Kailan ba ako naging tanga? O sige, tapos try din natin yung mga Chinese at Japanese movie next time. Ang papogi dun ng mga bida. Masayang sagot pa ni Shai na nagpangiti sa akin. Sa movie na nga lang makahanap ng bagong crush, yung hindi ako sasaktan, kagaya ng ginagawa ni Rex ngayon. Mas okay nga dito ka muna mag-stay sa penthouse ni Shai. At least, hindi na ako mag-aalala na baka may gawin pang masama sa'yo yung mga kasama mo sa kwarto, doon sa bed space na inuupahan mo. Sagot ko kay Nala nang sabihin nito na dito siya lumipat sa penthouse ni Shai. Ilang beses na rin kasi itong nawalan ng pera, but for sure, isa sa mga kasama niya roon ang kumuha noon at nagnakaw. I know, right? Kaya pinilit ko talaga siyang dito na tumira. Singit pa ni Shai bago inyabot sa akin ang dalawang libro na kakatapos niya ng basahin. Kayong dalawa, napaka-addict niyo sa ganyan. Kaya yung mga standards niyo sa mga lalaki ang tataas. Sermon pa ninala sa amin ni Shai na ginusuan lang namin. Porket may... Hindi itunuloy ni Shai ang sinasabi nang panlakihan siya ng mga mata ni Nala na nagets ko naman. Si Creed ba ang tinutukoy niya? Bumuntong hininga naman ako dahil hanggang ngayon ay wala pa rin nababanggit si Nala sa akin. Ayoko din naman magtanong dahil hindi ko rin naman masabi sa kanya ang sitwasyon namin ni Rex. At speaking sa lalaking yun, hindi na talaga ako pinansin at kinontak na tila inilayo na ang sarili sa akin. Mas maganda na rin siguro to dahil mas makakaiwas ako sa tukso at sakit sa puso ko. Anyway, after lunch na tayo umalis para gumala ha. Hintayin lang natin si Rex. At may ipinadala daw yung mami niya na pasalubong para sa atin. Nakangiting sabi pa ni Shai na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Move on na, River! Hindi ikaw ang pinili. Bakit kailangan mamili? Eh, hindi naman ako kasama sa choices niya sa simula pa lang. Kasali din kami ni River. Hindi pa naman namin nakikilalang mami niya. Takang tanong pa ni Nala kay Shai nang umisi bago ko sinuliyapan. Natigilan pa ako. May alam ba ang babaeng to sa nangyayari sa amin ni Rex? Naikukwento ko kasi kayo sa kanila. Actually, close kami ng kapatid niya. Nakangiting sabi pa niya bago ko tinignan. Ipapakilala kita sa kanya next time, River. Siya yung nagturo sa akin na maging addict sa mga romance novel na libro at mga palabas. Nakangiting sabi pa niya. Inirapan ko lang siya. May alam nga ang luka-luka. Nagkwento ba si Rex sa kanya? Sino pa ang nakakaalam? Inalis ko na lang sa isipan ko ang mga pumapasok na mga kung ano-ano doon. Ewan ko sa'yo, Shai. Kumain na nga lang. Pagtataray ko pa bago nilagyan ng pizza ang bibig nito. Tinawanan lang nila akong dalawa ni Nala na walang idea sa nangyayari. Paano ko ba sasabihin sa kanya na naging panakipbutas ako ng kaibigan ni Creed? Thank you. Makakaalis ka na. Taboy pa ni Shai kay Rex na mapagbuksan niya ito ng pinto at maiabot ang dalawang paper bag na pasalubong siguro na sinasabi niya kanina. Ni hindi man lang niya pinapasok yung tao. Umiwas pa ako ng tingin nang bumaling sa akin ang paningin ni Rex. River. Tawag pa niya sa pangalan ko na nagpatigil sa ikot ng aking mundo. Napalingon pa sa akin si Shai na umiling-iling. Buti na lang at lumabas si Nala at nagpresentang bumili na may iinom namin. If I know, makipagkita lang yun kay Creed sa baba. Let's talk please. Pakiusap pa niya. Nagsalubong pa ang mga kilay ko. Para saan? Tanong ko ngunit hindi ko naman iyon na isang tinig. Bumuntong hininga naman ako bago siya tinignan. Sa ibang araw na lang ayos lang ba? Aalis kasi kami ngayon. Pilit akong umiti na makita kong tila. Nasaktan siya sa sinabi ko.
Okay. You promise? Paninigurado pa niya. I promise. Sagot ko na lang para umalis na siya. Tumango naman ito. Yung isang paper bag dyan ay para sa'yo. Ginawan ka ng chicken roll ni ma'am at may pinadalang mga libro si ate. Tapos yung kay daddy ay pinadeliver na sa bahay nyo. Just text me kung kailan ka available, okay? See you. Paluwanag pa niya bago tumalikod at umalis. Inis na isinara naman ni siya yung pinto ng penthouse nito bago ko binalingan. So alam mo, tanong ko pa sa kanya nang iabot niya sa akin ng isang paper bag na tinutukoy siguro nito. Tinanggap ko naman yun. Oo, close kasi ako sa kapatid niya at naikwento ko nga niya sa akin. Tapos yun, napansin ko na yung mga simple mga sulyapan yung dalawa. Pero imbis na matuwa ako dahil magkaka-love life ka na, ay nabwisit pa ako. May girlfriend na yun na tinahayaan mo lang siyang gawin kang option kapag hindi siya sinisipot ng anya na yun. River naman. Kahit kaibigan ko si Rex, ay hindi naman ako papayag na paglaruan niya yung nararamdaman mo. Babae din ako kaya, ikaw ang kakampihan ko. Baka sa mukha ni siya yung inis at lungkot dahil sa sinabi. Kinagat ko naman ang ibabang labi ko dahil ngayon ko naramdaman ang bigat sa puso ko. Nilapitan naman niya ako at niyakap. Doon ko naman inilabas ang sakit na nararamdaman ko. Ilang araw at linggo ko na bang sinasarili itong nararamdaman ko? I just cried habang yakap ako ni Shai. Ano ba ang dapat kong gawin? Kasalanan ko kung bakit ang sakit-sakit ng nararamdaman ko ngayon. Ngunit bakit tila si Rex pa rin ang inahanap ng puso ko? Ilang minuto din akong umiyak bago ako napakalma ni Shai. Fine, talk to him pero siguraduhin mong hindi siya magte-take advantage ha. And be strong, River. Alam kong hindi ka iiyak ng ganoon kung wala ka pang nararamdaman para sa kanya. Kapag alam mong wala nang pupuntahan yung feelings mo for him, bitaw na please. Ayokong magaya ka sa akin dati. Kakainin ka ng selos. Sakit at galit tapos, bandang huli ikaw ang lilitaw na masama kahit ikaw naman ang totoong nasaktan. Minitian ko naman si Shai na tila ang lalim ng pinaghuhugutan. Thank you. Sagot ko pa. Sus, I'm your friend, okay? Kaya ayoko nasasaktan ka. Just make sure na kapag hindi ka niya pinili, ay ikaw na ang bumitaw, okay? Promise me. Sumeryoso pa ang itsura nito. Tumango naman ako dahil yun naman talaga ang gagawin ko. Bibitaw ako kay Rex at sa nararamdaman ko para sa kanya dahil iyon ang tama at magpapagaan sa nararamdaman ko ngayong sakit. Babe, what are you doing? Alam mo namang I really hate lettuce. Ilanagising ako dahil sa boses ni Anya na nakasimangot na. Ginagawan ko kasi siya ng sandwich at nawala sa isip ko na hindi nga pala siya kumakain ng lettuce. I'm sorry, igagawa na lang kita ulit. Nakangiting sabi ko bago itinabi ang hawak kong tinapay at kumuha ng bago. Inis na umupo naman ito sa may bar stool at tinignan ako. Ilang araw ka na tila wala sa sarili mo, Rex. May problema ka ba? Nagtatampo ka pa rin sa lagi kong pag-cancel sa mga lakad natin? Intindihin mo na lang ako. Alam mo namang mahigpit ang mga parents ko, hindi ba? Hinawakan pa niya ang isang kamay ko. Pilit akong umiti dahil tila may iba sa nararamdaman ko. Sinubukan kong umiwas kay River para mawala itong ngunit. Bakit hindi pa rin mawala sa isipan ko ang bawat tawa at pagbibigay niya sa akin ng oras? I understand, okay? Sige na, kumain ka na. At maya-maya lang ay hahatid na kita. Masayang tinanggap naman niya ang tinapay na iniabot ko. Heto ang tama. Hindi pwedeng iwanan ko si Anya dahil lang sa ibang babae na bigla na lang dumating sa aking buhay. Makikipagkita ako kay River para makapag-sorry at matapos na ang undayan namin. Ayokong pareho kaming masaktan kung sakali. Hindi ko pwedeng basta na lang iwanan si Anya pagkatapos kong paghirapan na matamis niyang oo.
Kaya nga nagsisimula pa lang na bulaklak sa amin ni River, ang tuluyan ko nang bubunutin bago mahuli ang lahat. Huminto ako nang makita ang likod ni Rex habang tila may hinihintay. Dito kami sa may park sa aming village nagkasundo na magkita. Huminga muna ako ng malalim bago nagpa siyang lapitan siya. Hindi ko alam kung para saan pa ang pagkikita namin to, ngunit pumayag na ako para maputol namin pareho kung ano man ang nagsisimula namin pagkakamali na to. Rex, tawag ko pa sa pangalan niya. Lumingon naman siya at mabilis na tumayo pagkalapit ko. Tara doon sa sasakyan. Ayaw pa niya at hinawakan pa niya ang isang siko ko at inalalayan ako papasok sa kanyang sasakyan. Bakit ka nakipagkita? Tanong ko pa pagkatapos ng ilang segundong lumipas nang pareho na kaming sakay ng sasakyan nito. Binalingan naman niya ako bago malungkot na tinitigan. I'm sorry for treating you like an option. Ikinuyom ko ang isang kamao ko dahil sa narinig. Umasa kasi ako kaya siguro ganito yung pain na nararamdaman ko. Malakas na nagmura ito at bigla na lang niya ako niyakap na aking ikinagulat. I can't. Hindi ko na pala kaya na lumayo sa'yo. I promise. Ihiwalayin ko si Anya para sa'yo. Let's start something na alam kong pareho nating nararamdaman. Hindi makapaniwalang nakatingin lang ako sa kanya nang bitawan niya ako. River, napatras pa ako nang akong hawakan niya ang isang pisngi ko. Tila nasaktan pa siya sa ginawa ko, ngunit umayos naman ako ng upo. Paano ako maniniwala sa sinasabi mo, Rex? Nakita ko kung paano ka mag-effort para sa kanya. Kailan lang yun. Tapos iniwasan mo pa ako na mabigyan ka niya ng oras. Tapos ngayon bigla ka nalang magpapakita sa akin para sabihin na iiwanan mo ang girlfriend mo para sa akin? Paano? Hindi ko natapos ang sinasabi ko dahil ikinulong niya ang mukha ko sa dalawang mga kamay niya at hinalikan ako sa mga labi. Tinutulak ko siya ngunit lalo lang niyang nilalaliman ang halik na ginagawa niya. I need to stop him. Ngunit hindi naman yun ang ginawa ng mga kamay ko na yumakap sa kanya at gumanti ng halik. River, pinapalalim mo lang lalo ang sakit na nararamdaman mo. Isa, Rex, akin na sabi yan. Simangot na reklamo ko sa kanya habang inaagaw ang picture ko noong high school na nasa wallet ko. After namin maghalikan kanina, ay wala kaming sinabi sa isa't isa. Subalit alam namin pareho na nag-iba na ang relasyon naming dalawa. Dumiretso pa kami dito sa isang 24 hours na convenience store at dito tumambay habang nagme-merienda. Kaso nakita nito ang picture sa wallet ko at walang babalang kinuha iyon. Akin na to, ilalagay ko sa pitaka ko. Nakangising sabi pa niya bago mabilis na ibinulsa yun. Naiiling na tumayo na lang ako at dinampot yung bag ko. Tara na nga, at late na masyado. Baka mapagalitan pa ako. Nakangiting aya ko sa kanya na tinanguan naman niya bago dinampot ang junk food na kinakain namin kanina at tumayo. Magkahawak kamay pa kaming naglakad papunta sa kanyang sasakyan. This is wrong, but I am happy. Nagsilubong ang mga kilay ko na makita sina Anya at Rex na tila nag-aaway sa may ilalim ng puno kung saan sila lagi nakatambay. Isang linggo na ang nakakalipas, wala na mangyari ang halikan namin ni Rex. Ngunit bago yun ay alam kong nakipaghiwalay na siya kay Anya. Kinabukasan din nung naghiwalay kami. Well, deserve naman talaga ng babaeng yun dahil niloloko lang naman niya si Rex. Ang aga namang drama niyan. Komento pa ni Shine na nakalapit na pala kasama si Nala na nakakunot noong nakatingin din kina Rex at Anya na nakakakuha na ng atensyon. Sila ba? Takang tanong pa ni Nala bago ako sinulyapan. Umiwas ako ng tingin. Obvious ba, Nala? Napaka-slow mo pagdating sa ganyang bagay. Natatawang biro pa ni Shine na ikinasimangot ni Nala. Malay ko ba? Ang alam ko kasi babaero silang lahat. Pairap pang sagot ni Nala bago kumapit sa isang braso ko. Magkakachance ka na yata.
Birong bulong pa niya na tinawanan ko naman. Kung alam mo lang, Nala, sigaw ko pa sa isipan ko. Tara na nga at huwag na tayong makimarites. Baka mahuli na naman tayo sa next class kapag nakichismis na naman tayo. Aya ko pa sa kanila. Sumunod naman sila at dumiretso kami sa cafeteria. Ano pa kayang kailangan ni Anya kay Rex? Siya naman itong naunang nagloko kaya bakit parang galit ito na hindi niya maintindihan? Kumakain na kami nang dumating si Nacred at Caspian. Nasaan si Rex? Tanong pa ni Shane na makaupo ang dalawa. Hinatid si Anya, nihilo yata. Simpleng sagot pa ni Creed bago kinuha ang phrase ni Nala na hindi naman nag-react. Natihimik naman ako. Ang babaeng yun? Napaka-arte naman ang babaeng yun. Hindi ba isang linggo na silang break? Ano ba daw ang kailangan? Inis pang tanong ni Shai. Hindi namin alam. Hindi naman kami nakikialam sa love life ng isa't isa. Huwag lang sana siyang makasakit ng iba at baka itakwin namin siya bilang kaibigan. Makahulog ang sabi pa ni Caspian at bahagya pa akong sinulyapan. May alam ba sila ni Creed sa nangyayari sa amin ni Rex? Hindi ko na lang sila pinansin. Mamaya ko na lang tatanungin si Rex kung ano ang nangyari kay Anya. Sus, nagtatakipan nga kayo ng mga kalokohan. Pairap na sabi pa ni Shai. Sumimangot naman ang dalawang lalaki at hindi nakasagot. Tama naman kasi si Shai. Ngunit sana, hindi nila pagtakpan si Rex kung sakali mang gumawa ito ng isang desisyon na makakasakit sa akin. Sorry kanina at hindi ako nakasabay sa lunch. Inihatid ko kasi si Anya sa may condo niya at biglang nahilo. I'm so sorry, River. Babawi ako mamaya. Let's have dinner together. Pilit pang umiti si Rex bago nito hinawakan ang isang kamay ko. Nasa loob kami ng sasakyan niya habang nasa labas kami ng mall kung saan kami nagkikita. Bumuntong hininga naman ako bago siya binalingan. Bakit kailangan ikaw pang maghatid? Simangot na tanong ko pa. Nagsaselos kasi ako. He smiled bago hinaplos ang isang pisngi ko at niyakap ako. Ginantihan ko naman iyon at tiningala siya. Ako lang kasi ang nakakaalam ng kondo niya na sekreto niyang binili para hindi malaman ng mga parents niya. Promise, last na yun. Ayoko namang nagsaselos ka. Ngumisi pa siya na ikinisimangot ko. Mabilis pa akong bumitaw sa kanya at lumayo. Hindi ako nagsaselos at hindi tayo pwedeng kumain sa labas ngayong gabi. Nag-text ang mami mo at sa bahay niyo raw tayo mag-dinner. Tara na para hindi tayo abutin ng traffic. Aya ko pa sa kanya. Pinaandar naman ito ang sasakyan. Hinawakan pa niya ang isang kamay ko na nagpangiti sa akin. Paano ko kaya kakayanin kapag naging long distance ang relasyon namin? Nakanguso si Rex habang hinihintay ako makalapit sa kanya. Natatawang yumakap naman ako sa leeg niya pagkalapit ko. Kakauwi lang namin ang pamilya ko galing sa bakasyon dahil nga nag-SEM break. Sa susunod na ang simula ng bagong SEM, at inis nga itong si Rex dahil ilang araw akong hindi nakapagparamdam sa kanya. Huwag ka nang magtampo dyan. Isang linggo naman tayong magkasama bago ang pasukan. Lambing ko pa sa kanya bago siya binigyan ng malawak ng ngiti. Hinapit naman niya ako sa may bewang bago binigyan ng halik sa mga labi na ginantihan ko naman. Naramdaman ko pa ang pag-atras ko hanggang humiga ako sa kama. Humigpit ang yakap ko sa kanya kasabay ng paghaplos niya sa isang hita ko. Ilang beses na ba kami muntik naman pasalin niya? Narinig ko pa ang pag-ungol niya bago ko marahas na binitawan. Umatras siya at tinulungan ako makatayo. Natatawang inayos ko naman ang suot kong dress at kumapit sa isang braso niya. Tara na sa baba. Naghihintay na ang pamilya mo doon at magtatanghalian na. Nakangising aya ko pa sa kanya. He just groaned bago kami sabay na naglakad palabas ng kwarto na gagamitin ko habang nandito ako sa isang bahay bakasyonan nila dito sa Batangas. Kaunting-kaunti na lang, mapuputol lang sunulid ang pagtitimpi ko. Bulong pa niya sa akin.
Napangiti pa ako dahil alam ko namang hindi siya lalampas sa linya dahil iyon ang ipinangako niya at napag-usapan namin. Alam ko namang hindi mo gagawin yun, Han. Ngumisi ako nung gulat na napatingin siya sa akin. Unang beses ko kasi siyang tawagin sa endearment na gusto niya. Hayaan mo muna maghintay sina Ma'am. Seryosong sabi niya at hinila niya ako sa may gilid bago marahas na hinalikan. Ginantihan ko na lang yun. Next time ko na sasabihin sa kanya na aalis kami ni Nala after graduation para malaman kung ano magiging plano niya para sa aming dalawa. Mabilis ako nagtago nang makita si Nala at Creed na naghahalikan sa labas ng kondo ng huli. Sabi ko na nga ba't tama ang hinala ko? Iiwanan ko sana sa kanya mga pasalubong ko para kay Shay na wala pala sa penthouse niya. Kaso iba ang nakita ko. Mabilis pa akong umalis sa lugar na yun. Nala! Huwag mong sabihin hindi ka sa penthouse ni Shay. Nakatira kong hindi sa kondo ni Creed. Kailangan ko siya makausap at matanong. Mababaliw na ako sa nakita ko. Total, magsisimula naman ng bagong sem namin next week. Naku, Nala! Kapag talaga hindi ka nagsabi sa akin ng totoo, sasabunutan na talaga kita. Katext ko si Rex habang naghihintay ako dito sa parking lot kung nasaan ang sasakyan ni Shai. May usapan kasi kaming tatlo nila Nala ngayong araw. Isang linggo na mula na magsimula ang second sem namin. Itinago ko naman ang cellphone ko na makita na ang isa sa mga kaibigan ko. Nala! Tawag ko pa sa kanya ng tila. Hinahanap nito ang sasakyan ni Shai. Mabilis naman siyang lumapit sa akin at ngumiti. Bakit? Naiinip ka na ba? Tanong pa niya. Umiling naman ako bago bumuntong hininga. Ilang araw na akong sumusubok na tanungin siya sa nakita ko last week kaso hindi ko alam kung paano. Kailangan ko nang matanong ngayon iyon kung hindi mawawalan na naman ako ng chance. Magdapat ka nga sa akin. Seryosong tinignan ko pa siya na sinulubong naman niya na nagtatakang tingin. May relasyon ba kayo ni Creed? Nakita ko pang nagulat ito at napanganga sa sinabi ko. Anong pinagsasabi mo, River? Tumawa ito ngunit. Ramdam ko may halong kaba iyon. Hinawakan ko ang dalawang kamay niya at tinitigan ulit siya sa mga mata. Nakita ko kayong naghahalikan sa tapat ng kondo niya, Nala. Nakita ko kung paano ito napalunok at hindi nakasagot. Kinagat din niya ang ibabang labi na tila hindi alam ang sasabihin. Sabi ko na nga ba? Pinigil ko pang mapasigaw bago siya binitawan. Are you two living together? Hindi ko lang ito sinasabi sa'yo, Nala, ngunit napapansin ko ang pagsasabay niyong pumasok at pag-uwi. Hindi rin normal ang pagiging close niyo kaya alam ko may something sa inyo. Akala ko ba friends tayo? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Malungkot na sabi ko pa sa kanya. Tinignan niya ako bago yumuko. Sorry, natatakot lang kasi ako sa sasabihin ng iba kaya inilihim ko. Nilaro-laro pa nito ang mga daliri na tila bata. Nala, kaibigan mo ko. Kahit na ano pang desisyon ang gawin mo, susuportahan kita. Lalo pa kung nakikita kong masaya ka naman. Tinignan niya ako kaya minitian ko siya. May inililihip din naman ako sa kanya at handa ko na rin sabihin yun at ipagtapat. As long as you're happy, Nala, ay magiging masaya ako para sa'yo. Kahit pa si Creed, yung pinili mong mahalin. Kinagat nito ang ibabang labi bago niya ako niyakap na ginantihan ko naman. She said thank you na tila maiiyak pa. It's okay, Nala. Nandito lang ako para sa'yo. Anyway, wika ako bago kami naghiwalay. May sasabihin din ako sa inyo ni Shai mamaya. Malawak ang ngiting sabi ko. Ano? Takang tanong pa niya sa akin. Mamaya na. Kapag kumpleto na tayo, hinashay tayo mag-sleep over ha? Pero huwag kang tatakas para bumaba sa kondo ni Creed ha?
Mag-uuntugin ko kayong dalawa ng boyfriend mo. Babala ko pa sa kanya na tinawanan naman nito. Napangiti ako dahil halata sa mukha ni Nala ang sayang nararamdaman niya. Sana lang ay hindi ito masaktan. Lalo pa't ang lalaking pinili nitong mahalin ay isang babaero. Magsasabi na rin ako ng tungkol sa amin ni Rex. Total, official na rin naman ang relasyon namin dalawa. Ha? Huh? What do you mean na wag mo nang sabihin? Naguguluhang tanong ko kay Rex nang tawagan niya ako dahil tinext ko siya na sasabihin ko ng akin na siya at Nala ang tungkol sa aming dalawa. Wala pang 5 minuto ay tinawagan niya ako para kontrahin ang sinabi ko. Siya nga itong nagsabi noong isang araw na ipaalam na namin sa iba ang tungkol sa amin. Sorry, wag po na. Wag muna nating agawan ng atensyon, sina Creed at Nala, okay? Para naman masulit nila ang relasyon nila. Kahit nagtataka ako, ay pumayag ako. Pumayag akong itago ang aming relasyon. Dahil akala ko, ay para nga sa mga kaibigan namin. Ngunit mali pala ako. Maling-mali. Happy New Year, Han! Masayang bati ko kay Rex. Nakausap ko through video call. Wala kasi ito sa bansa at nasa Dubai kasama ang ate Rachel nito dahil pinuntahan nila mga magulang na doon nagpasko at nag-New Year. Happy New Year! May binili akong regalo para sa'yo. Pambawi, I miss you so much, hon. Masayang sabi pa niya. Malawak na napangiti naman ako. Isang linggo lang naman siya sa Dubai ngunit miss na miss ko na siya. I miss you. Sayang kasi dito kami sa Mindoro ng Christmas break. Bawi ka pag uwi mo, Han, ha? Labas tayo bago mag-start ng klase. Masayang sabi ko pa sa kanya. Of course, I miss you. Masayang sagot pa niya. Mahal na mahal ko si Rex. At kaya kong ipaglaban ng relasyon namin. Kahit pa nga maging long distance iyon. Sasabihin ko na sa kanya ang plano namin ni Nala pagkatapos kong makakuha ng permiso sa kaibigan ko. Nag-aalala kasi ito na baka malaman ni Creed na aalis kami pagkatapos ng graduation at baka daw kontrahin ng kanyang kasintahan. Kaya pakikiusapan ko si Rex na itago muna niya sa kanyang kaibigan. Sana lang ay maipaglaban namin pareho ang relasyon namin kapag nagkalayo kami. Yes! Araw na lang hihintayin natin. Masayang sabi ko kay Nala na makuha na namin ang mga tickets na ipinadala ng tita ko sa amin. Malapit na ang graduation ngunit hindi ko pa rin nasasabi kay Rex ang totoo. Nakiusap kasi itong si Nala sa hindi ko malamang dahilan. 2 araw na lang bago mag-Valentine's Day. May plano na kami ni Rex at syempre, palihim pa rin ang pagkikita namin. Ewan ko ba sa kanilang dalawa ni Nala? Ang hilig sa sikreto. Nakita ko pa na tinignan niya ang tiket na hawak na tila hindi natutuwa doon. Huy, binunggo ko pa ang isang braso niya para makuha ang atensyon nito. Bakit parang hindi ka masaya dyan? Takang tanong ko pa. Bumuntong hininga naman siya bago iyon inabot sa akin. Ikaw muna ang humawak. Baka makita ni Creed kapag inuwi ko yan sa kondo niya. Utos pa niya sa akin. Nagsalubong pa ang mga kilay ko. Hindi niya pa rin alam? Pakang tanong ko pa ngunit, tinanggap ko naman iyon. Tinitigan niya ako sa mga mata bago hinawakan ng isang kamay ko. Nakaramdam pa ako ng kaba dahil sa ginawa niya. The truth is, simula niya bago sinabi ang totoo. Unti-unting nanlaki ang mga mata ko sa bawat pagsasalita niya. Tila tinusok pa ang puso ko dahil wala akong nagawa noong kailangan niya ng tulong. Bakit hindi ko napansin? Nala, hindi ko na napigilan na mapahiyak. Ninitian naman niya ako ngunit hindi iyon abot sa kanyang tenga. Sorry, hindi ko alam na ang lalim na pala ng pinagdadaanan mo. Sumisinghot na sabi ko pa sa kanya. Wala kang kasalanan, okay? Sorry din kasi, hindi ko ipinagtapat agad.
Ayoko lang kasing madagdagan pa ang iniisip mo. Alam kong nakakaproblema ka rin sa mga parents mo kaya ayoko nang dagdagan pa yun. Don't worry, from now on, hinding-hindi na ako maglilihim. Hindi ko na napigilan pa ang mapahagulgol na mabanggit nito ang mga magulang ko. Nagkakaproblema kasi kami ng mga parents ko dahil sa hindi malamang dahilan. Masakit ngunit, kailangan tanggapin. Nginitian pa niya ako na maghiwalay kami. Ang sakit naman sa puso na makita ang kaibigan mo na nasasaktan at wala kang magawa. Just leave, River. Mamaya mo na ako kasapin tungkol sa mga grades mo. I'm still doing something. Kinagit ko ang ibabang labi ko. Nabulyawan na naman ako ni Mami. Nasasaktang lumabas na lang ako ng study room dahil ilang buwan na silang ganito ni Dad sa akin na hindi ko malaman ang dahilan. Pumuntong hininga na lang ako bago pumasok sa aking kwarto. Babagsak pa akong dumapa sa kama dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Nagring pa ang cellphone ko at mabilis na sinagot iyon na makitang si Ate Rachel ang tumatawag. Hi River, may free time ka ba today? Samahan mo naman akong manood ng bagong labas na movie. Aya pa niya sa akin. Tinignan ko naman ang oras. Isang oras na lang ay lunch na. Tumayo naman ako. Sige ate, puntahan kita, text mo sa akin kung saang mall. Kaso, okay lang bang mag-lunch muna tayo bago manood? Hindi pa kasi ako nagla-lunch. Sagot ko habang naghahanap na may isusuot sa loob ng walk-in closet ko. No problem. Hintayin kita, River, and take care. Masayang bilin pa niya. Nagpaalam na rin ako bago naligo at nagbihis. Hindi na ako nag-abala magpaalam pa dahil nawawalan naman na ako ng gana makipag-usap sa mga tao dito sa bahay dahil sa pag-iiba ng trato at pakikitungo nila sa akin. Nagpahatid na lang ako kay Manong Jason sa mall at sinabihan na huwag na akong sunduin. Dumiretso ko sa restaurant na sinabi ni Ate Rachel kung saan kami kakain. Isang Korean restaurant iyon na may mga private room. River, I'm glad nakarating ka. Tumayo pa si Ate Rachel at sinalubong ako bago bineso. Inakay pa niya ako papunta sa pandalawahan na table. Nag-order na ako if you don't mind. Para kakain na lang tayo at hindi ka na maghintay pa. Nakangiting sabi pa niya pagkaupo namin. Ayos lang ate. Halos mga favorite ko naman yata lahat ng in-order mo. Masayang sagot ko pa. Oo, tinanong ko si Rex kung ano ang mga gusto mo. Kain na. Isang oras pa naman bago mag-start yung movie. Sagot pa niya bago nagsimula ng kumain. Nag-start na lang din ako at nag-enjoy sa pagkain. Masaya kaming kumain at nagkwentuhan. Wala pang 30 minutes ay natapos na kami at nagpahinga ng 15 minutos bago nagpa siya ng umalis at pumunta sa sinehan. Nagbanding kami at inaya pa niya ako sa bahay nila dahil may ibibigay daw siyang mga libro sa akin. Pumayag naman ako dahil ayoko pa talaga umuwi sa bahay namin. Gusto ko rin makita si Rex na kanina ko pa hindi makontak. Busy siguro sa basketball training nila. Diretso ako ni Ate Rachel sa kanyang kwarto. Upo ka muna dyan at hahanapin ko lang yung mga ibinibigay kong mga libro. Nakalimutan ko kung saan ko nailagay. Natatawang sumunod naman ako bago siya pumasok sa isang pinto. Iginala ko na lang ang paningin ko. The last time na nandito ako, may kulay cream ang kwarto niya. Ngayon, iba na naman ang kulay. Mga 5 minuto na ang nakakalipas nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ni Ate Rachel. Binuksan ko yun at nakita ang mayordomo nila na malawak na nakangiti sa akin. Pakibigay na lang ito kay Rachel, iha. Delivery ni Rex. Kumain na ba kayo? Ipaghahanda ko kayo ng hapunan. Nakangiting sabi pa niya. Pinuha ko naman ang isang box na hindi naman ganoon kalaki. Huwag na po. Nag-dinner po kami ni Ate Rachel sa labas. Salamat po. Nakangiting sagot ko pa.
O sige, tawagin niyo lang ako kapag may kailangan kayo. Sige po, Manang. Umalis na ito. Ako naman ay bumalik sa sofa habang nasa box ang attention ko. Thank you for giving me such a blessing. Bulong ko bago hinaplos ang ribbon sa takip ng box. Napangiti pa ako. Para sa akin kaya to? Kinagat ko pa ang ibabang labi ko dahil natatempa kong buksan yun. Mabilis lang, promise. Kausap ko pa sa sarili ko bago mabilis na tinanggal ang takip ng box. Napalunok pa ako at nanginig ang mga kamay ko bago mabilis na isinara iyon at ipinatong sa may lamesa. Pilit kong kinalma ang sarili ko na marinig ang boses ni Ate Rachel na palabas na ng pinto na pinasukan niya. Nahanap ko na! Heto! Mabilis ko pa siyang nilingon at nginitian na tila walang nangyari. Mabilis pa niya akong nilapitan at iniabot ang limang libro sa akin na nakalagay na sa isang paper bag. Salamat ate, may pagkakaabalahan na naman ako. Nakangiting sabi ko pa. By the way, dagdag ko bago sinulipan ang box na nasa table. May delivery for Rex, pinabibigay po ni Manang. Nilapitan naman iyon ni Ate Rachel. Baka regalo sa'yo to. Masayang baling pa niya sa'kin. Magpanggap ka na lang na walang idea. Biro pa niya ng tinawanan ko naman at sinang-ayunan. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko ngayon sa mga nakita ko? Ayos ka lang, Rex. Bakit parang puyat ka lagi? Tanong ko sa kanya bago hinaplos ang ilalim ng mga mata nito. 5 araw na mula nang makita ko ang 2 pregnancy tests at 1 ultrasound result sa box na ipinadala kay Rex. Yun siguro ang iniisip niya kaya 1 araw na itong walang tulog. Niyakap niya ako at sinubsubang mukha sa may balikat ko. Pagod lang ako sa school at basketball. Simpleng sagot niya. Niyakap ko siya kahit na nasasaktan ako. Hindi naman siya doon pagod. Kung hindi sa paghahati niya ng oras sa akin at kay Anya na buntis na. Hinihintay ko lang siya magsabi ngunit parang wala siyang balak sabihin sa akin na lalong nagpalala sa nararamdaman ko. Huwag na muna tayong magkita this weekend din. Para naman makapagpahinga ka. Magiging busy na rin kasi kami ni Nala dahil malapit na kaming matapos. Humiwalay ito at tinignan ako. Lalo lang tayong hindi magkakasama lagi kapag natapos ka na at nag-start na magtrabaho. Parang batang sabi pa niya. Tinawanan ko lang siya at hinalikan sa mga labi. Don't worry, magiging maayos din ang lahat, okay? Numiti ito at may higpit akong niyakap na magiging huli na pala dahil magiging busy na siya sa iba. River, are you okay? Kanina ka pa sa page niya ng libro. Punani nala sa akin. 2 linggo na lang at final exam na namin. Kung kailan malapit na kaming umalis ni Nala, ay doon pa tila lumalayo kami ni Rex sa isa't isa. Siguro dahil mas nagpo-focus siyang kay Anya ngayon ng palihim. Hindi ko kasi ma-memorize. Reklamo ko bago sumubsob sa armchair ng aking upuan. Nawawala ako sa focus. Hindi ko na nga alam kung ano problema ng mga parents ko at lumayo na mga loob nila sa akin. Tapos, sumabay pa ang problema ko kay Rex. Gusto ko na lang matapos tayo para makaalis na dito. Binalingan ko pa siya. Bumuntong hininga naman siya bago hinaplos ang buhok ko. Magiging maayos din kayo ng mga parents mo, River. Don't worry, ipagpipray ko yan. She smiled na ginantihan ko naman. Hindi kasi niya alam ang tungkol sa amin ni Rex. Hindi ko na sinabi sa kanya nang malaman ko ang dahilan kung bakit ito nakipag-live-in sa binata. Ayoko nang dagdagan pang iniisip niya, lalo pa't wala itong balak sabihin na aalis kami kagaya ko. Hinihintay ko lang naman magsabi si Rex at handa ko na siyang bitawan. Hindi ako makikipag-agawan sa bata dahil alam kong talo na ako.
I'm sorry, River. Sobrang busy ko lang talaga sa basketball at nalalapit na exam. Hingin pa umanhin pa ni Rex sa akin na magkita kami tatlong araw bago mag-finals. Palayo na siya ng palayo sa akin nang hindi ko namamalayan. Pinilit kong umiti kahit masakit. Ilang araw na lang naman, ay pareho na kami makakalaya. It's okay, Rex. Kailangan mo rin naman mag-focus sa mas importante mga bagay. Naiintindihan ko. Niyakap niya ako na ginantihan ko naman. Mapait na umiti naman ako. Bakit hindi mo kayang aminin sa akin ng totoo, Rex? Bakit inililihim mo sa akin na magiging tatay ka na ng anak niyo ni Anya? Nagkunwari ako nang walang alam hanggang dumating na yung araw na ako na mismo yung sumuko dahil sa sakit at galit na naramdaman ko. Stop it! Hindi mo kailangan isumbat sa akin yan. Natigil pa ako sa pagpasok na marinig ang sigaw ni Mami. What's happening here? Naguguluhang tanong ko pagkapasok ko ng library ni Dad. Umiiyak kasi si Mami at tila nasaktan nito nung makita ako. Sinuklay ni Dad ang sariling buhok na tila. Halo-halo na ang nararamdaman. Tell her everything now, Tanya. Utos pa ni Dad kay Mami na namutla tila. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Anong sasabihin niyo? Naguguluhang tanong ko pa. Tell me! Sabihin niyo na kung bakit biglang nagbago ang trato niyo sa akin. Kung bakit bigla na lang kayong lumayo na parang may sakit ako. Tell me! Hindi ko na napigilan ng sigaw ko dahil sa frustration na nararamdaman ko. Sorry, anak, for treating you like that. Malungkot na sabi ni Dad at hinawakan pa ang isang kamay ko. Lumapit naman si Mami sa akin bago ako mahigpit na niyakap. Pasensya ka na, anak, kung bigla na lang kami nagbago sa'yo. Hindi ko kasi alam kung paano ko aaminin ang pagkakamaling nagawa ko. Umiiyak na bulong pa ni Mami habang yakap-yakap ako. Patawarin mo ako at hindi ko nasabi sa'yo. At itinago ko sa Daddy mo ang totoo. Na anak ka ng isang lalaking hindi ko nakilala noong nagbar ako at nakipagtalik sa iba. I'm so sorry, anak. I'm so sorry. Humagulgul na si Mami at humigpit ang pagkakayakap sa akin. Tila nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil sa narinig ko. Hindi ko na rin napansin ang paglapit ni Dad at pagyakap sa amin ni Mami na mahigpit. Hindi ako totoong Peñalosa. Kaya pala bigla nalang nagbago ang pakikitungo ng mga parents ko sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang paghagulgol na marinig ang paulit-ulit na paghingi ng tawad ng mga magulang ko. Masakit yung nalaman ko, ngunit mas masakit ang mararamdaman ko kung sakaling hindi nila inamin sa akin at hindi nila ako niyakap tulad ngayon. Ngayong alam ko na ang totoong rason, ay gumaan na ang pakiramdam ko. Kahit pa nga masakit na katotohanan, ang nalaman ko. Tatlong araw nang walang paramdamang lalaking yun. Sana madanan ko siya dito sa kondo niya. Bulong ko sa sarili ko habang bitbit ang binili kong takeout ng favorite nitong restaurant na kinakainan namin. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang floor kung nasaan ang unit niya. Ngunit hindi ako nakarating doon dahil nakita ko ito sa pasilyo habang masayang kausap si Anya. Mabilis pa akong nagtago na bigla silang lumiko sa direksyon ko. Sige, ibibili ko siya ng crib at ipapalagay ko na sa kondo ko, okay? Huwag ka na masyadong mag-alala pa sa mga gagamitin ng baby. Ako nang bahala. Hanggang tenga ang ngiti ni Rex. Kumapit pa si Anya sa isang braso nito at hinalikan siya sa isang pisngi. Mapait na umiti naman ako bago tumalikod. Ito na siguro yung sign na hinihingi ko para magkusa na akong lumayo. Tutali ilang araw naman na ay aalis na kami ng Pilipinas ni Nala.
Lalayo na lang ako para makalimutan ang lalaking crush ko na nauwi sa pagmamahalang nararamdaman kong akala ko ay paghanga lang. Stop crying, Nala. Sabi naman ni Creed na babalikan ka niya. If kayo talaga, ay magkikita at magkikita pa rin kayo. Mag-focus na lang muna tayo sa mga pangarap nating ilang taon din nating pinaplano. Pagpapatahan ko pa sa kaibigan ko na hindi napigilan ng iyak nang umalis na si Creed. Mamayang gabi na ang alis din namin papuntang Barcelona kung nasaan si Auntie Lala na siyang makakasama namin sa trabaho. Hindi ko na rin kinontak pa si Rex mula nang makita ko silang masaya ni Anya. Hindi na kami nagkita mula pa noon. Hindi na talaga kakayanin pa ng puso ko na magpanggap na hindi nasasaktan dahil sa kanila. I'm hurt. Dahil hanggang makaalis at makalayo kami ni Nala, iniwalang nabanggit si Rex tungkol sa pagbumuntis ni Anya. Siguro nga ay option lang ako. Na kapag hindi nag-workout yung isa, ay ako ang pipiliin. Ayoko na nang ganun. Nakakasawa din pala. Na laging iiwanan kapag tinanggap na ng nauna at totoong minamahal. Nala! Dumating na yung mga tickets natin. Masayang ibinigay-away ko pa sa mukha ng kaibigan ko ang mga tickets namin dalawa pabalik ng Pilipinas. Malawak na umiti ito dahil last year pa niya gustong bumalik ng Pilipinas at nagbabaka sakaling makita ulit si Creed na 5 taon na niyang hinihintay. 3 days from now na yan, hindi ba? Nabilinan ko naman na si Auntie Lala tungkol kay Ned, kaya okay ng lahat. Masayang sagot pa niya. Hindi nga obvious na excited ka. Kahapon ka pa naka-impake eh. Biro ko pa sa kanya bago inilagay sa may drawer ang mga tickets namin kasama pa ang ilang mga papeles na aming mga gagamitin. Inirapan naman niya ako bago inagaw sa akin ang mga resibo na kinuha ko sa may mailbox namin. Natatawang sinundan ko lang siya hanggang sa sala. Aminin mo na kasi na kaya ka excited ay dahil din kay Creed. Nagbabaka sakali kang magkikita kayo. Tupso ko pa sa kanya. Siyempre, pinangahawakan ko pa yung mga pangako niya. Lalo pa at mainid na kami sa buhay. Sana lang ay hindi pa niya yun nakakalimutan. Nakita ko na tila may lungkot sa mga mata nito. 5 taon din kasi niyang pinangahawakan ang pangako ni Creed sa kanya. Mali mo naman, bumalik na siya tapos magkita ulit kayo. Ikaw may chance pa. Eh ako, yung iniwanan ko for sure may pamilya na yun. Naikwento ko na kasi sa kanya ang nangyari sa amin ni Rex dati. Mumuso naman siya bago binuksan ng mga bill na dumating sa amin. Magtatali muna kasi kami ng mga income and expenses bago namin ipasa pansamantala kay Auntie Lala ang aming restaurant. Hayaan na nga lang muna natin yung mga lalaki sa ating mga nakaraan. Unahin na natin itong mga bills natin at lumulobo na. Pabirong iwinagayway pa niya ang mga papel na hawak. Tumawa naman ako at nilapitan siya. 5 taon na ngunit, pilit pa rin kaming minumulto ng aming mga nakaraan. Ang lalaki na ng mga batang naiwanan natin dati sa bahay ampunan, no? Saad ko pa na makababa na kami ng sasakyan. Pagkatapos ko maiparada iyon sa tapat ng isang sikat na bar. Nagdesisyon kasi kaming dumiretso sa bar pagkatapos namin bumisita sa bahay ampunan. Sa bar counter kami dumiretso at agad naman ako nag-order ng maiinom namin. Medyo marami ng tao kahit maaga pa naman. Siguro ay dahil Friday na at weekend na bukas. Huwag ka masyado magpakalasing, River, at wala akong lisensya. Bilin pa ni Nala sa akin nang may iabot na yung ikat ng order ko ng alak. Oo na! Takot ka lamang maniho na walang lisensya. Natatawang sagot ko sa kaibigan ko na inirapan naman ako. Ayoko lang maulit yung nangyari sa atin sa Barcelona. Pagpapaalala pa niya sa akin. Nalasing kasi ako noon kaya napilitan siya magmaneho kahit wala itong lisensya.
Abot langit ang nakuha kong sermon sa kanya at kay Auntie Lala kinabukasan na may masmasan ako. Dahil muntik na daw kami mabunggo at pilit ko daw inaagaw kay Nalang Manibela. Kumuha ka na kasi ng lisensya pagbalik natin. One more please. Baling ko pa ulit sa bartender. Oo na. Ayoko namang mahuli ng walang lisensya dahil sa'yo. Irap na sagot pa niya sa'kin. Nanlaki pa ang mga mata ko nang maibaba ko ang baso na hawak ko dahil sa lalaking nakita ko. Sinakop ng kaba at pananabik ang puso ko na makita ang lalaking tinakasan ko 5 years ago. OMG, si Rex ba yun? Napahawak pa ako sa isang braso ni Nala dahil tila nawala ang lakas ko. Lalong nagwala ang utak ko nang bigla itong lumingon na tila narinig ang boses ko. Kinalabit pa nito ang lalaki na nasa harapan niya na si Caspian pala. Ako lang ba? Ang inisian niya ako. Kumabog pa ng malakas ang dibdib ko nang maglakad sila palapit sa amin. Kalma, River. Act naturally. Sigaw pa ng isipan ko na natataranta na. River, Nala. Long time no see. Masayang sabi pa ni Rex pagkalapit sa amin. Humigpit pa ang pagkakakapit ko sa braso ni Nala dahil sa boses ni Rex na tila masayang makita kami. Hindi pa nakaligtas sa kamay ko ang bahagyang panginginig ni Nala na hawak ko pa rin sa braso. Na-disappoint siguro dahil wala ang kanyang sintang si Creed. Walang nagbago sa inyo. Masigla ang boses niya ngunit alam kong nalungkot siya dahil wala ang ama ng kanyang anak. Malawak nang umiti pa sila. Guwapo pa rin no? Nakangising sabi pa ni Caspian. Tumawa naman ako at binitawan na si Nala dahil medyo kumalma na ako. Mayabang pa rin ka mo. Tatawa-tawang sagot ko at hindi pinansin ang tila naaasar na tingin ni Rex kahit pa nga nakangiti siya. Anong problema ng lalaking ito? Kumusta mga buhay-buhay niyo? Nagsipag-asawa na ba kayo? Nakita ko pa na pinigil pa ni Nala ang tawa dahil sa huling tanong ko. Palihim ko siyang inirapan dahil gusto ko lang naman malaman kung nagkatuluyan ba sina Rex at Anya dahil sa bata. No way! Wala sa plano kong mag-asawa. Nagtaka pa ako dahil sa narinig. Ayaw niyo mag-asawa? May anak na nga sila ni Anya, hindi ba? Si Caspian naman ay tinaas ang isang kamay at ipinakita ang singsing. 3 taon na akong kasal. Halata sa mukha nito ang saya. Sana all! Sigaw pa ng isipan ko. Congrats! Sinong malas na babae? Natatawang tanong pa ni Nala na ikinatawa ko rin. Han! Sabay-sabay pa kaming napalingon na marinig ang boses ni Shai. Napangiwi pa ako na makitang kasama nito si Creed na may nakakapit na isang magandang babae sa kanyang braso. Pasimple ko pang sinulyapan si Nala na halata ang sakit sa kanyang mga mata. Girls! Sigaw pa ni Shai bago kami mabilis na niyakap ni Nala. Pinigilan kong maiyak na makita at mayakap ulit ang isa sa mga babaeng naging kaklose namin ni Nala noong college. I'm so happy. Sorry for living like that. Umiiyak pang sabi ni Shai nang bitawan niya kami. Ano yan? Nasaan na yung matapang na Shai na kilala namin? Nag-asawa ka lang, naging iyakin ka na? Nakangising biro ni Nala bago pinunasan ang mga luha ni Shai. Natatawang hinaplos ka naman ang buhok nito na tila bata sa pagluha. Kasalanan ni Caspian, kontratuhin kasi ako parang baby. Tila batang sumpong pa niya sa amin na tinawanan namin. Binalingan ko pa si Creed na tila na shock kay Nala. Sino kaya itong babaeng nakakapit sa braso niya? Hey! Nandito ka rin pala, Creed. Long time no see. Ano, stick to one ka na? Biro ko pa sa kanya. Kailan ba ako naging babaero? Nakangising sagot niya bago sinulyapan si Nala. Hindi ko na lang pinansin iyon dahil
Hindi rin nakaligtas sa peripheral vision ko ang titig ni Rex sa akin. By the way, this is Ayamin Jola, tita namin. Auntie, sina River at Nala, mga kaibigan namin noong college. Mas yung pakilala pa ni Shai sa amin. Lihim pa akong natatawa nang makitang tila natuwa pa si Nala sa narinig. Ang ekspresyon, ante, sigaw ko pa sa isipan ko. Nakipag-shake hands pa kami at sumunod sa table nila nang ayain nila kaming doon na lang din umupo. Ano nga palang pinagkakabalahan niyo ngayon? Masayang tanong pa ni Shai. May restaurant na kami ni Nala sa Barcelona. Actually, isang buwan lang kami dito sa Pinas para magbakasyon. Doon na kasi kami nag-i-stay ni Nala. Paliwanag ko pa sa kanila. Ang ibig sabihin, maalis ulit kayo pagkatapos ng isang buwan? Kunot noong tanong pa ni Rex. Bakit parang hindi natutuwa ang lalaking ito sa sinabi ko? Tumango naman si Nala bago sumagot. Yes, ayaw naman naming iwanan na matagal ni River yung business namin. Kayo ba? Dito na kayo sa Pinas? Tanong ko ulit at pinipilit ikalma ang sarili dahil ang buwisit na si Rex ay kanina patitig ng titig. Oo, 2 years ago pa, may business kaming tatlo, mga pharmacy. Nakangiting sagot pa ni Rex at sa akin nakatingin. Tumango naman ako bago uminom ng alak. Ako naman ay minamanage ang naiwan ng business ng dad ko. Ganoon din itong si Crib. Masayang sagot din ni Shai. Naibaba ko pa ang hawak kong baso dahil sa narinig. Naiwanan? Ang ibig sabihin, my father died 4 years ago. Kasama siya ng tatay ni Shai noong lumubog ang yating sinakyan nila para mamasyal. Sagot pa ni Crib na tila, nabasa pa ang iniisip ko. Sorry to hear that. Sagot pa ni Nala na halatang nalungkot dahil sa narinig. It's okay. Sagot pa ni Crib. Kayo ba? May mga boyfriend o asawa na? Natigilan pa ako sa itinanong ni Shai at automatic pa napatingin kay Nala na nakatingin din pala sa akin kaya sabay kaming natawa. Anong nakakatawa? Kunot noong tanong pa ni Rex na tila napikon pa sa ginawa namin. Umiling naman ako dahil iba ang tinatawanan namin ni Nala. Pareho pa kasi kaming hindi nakakapag-move on sa mga lalaking minahal namin noon na nandito na sa mga harapan namin. Kaya paano kami magkakaroon ng mga boyfriends? Wala, walang nakakatawa. Natatawang sagot pa ni Nala. Tara, sayaw na lang tayo. Masayang aya ko na lang sa kanila bago tumayo. Hinawakan ko pa ang tigisang kamay ni Nala at Shai para hindi na makatanggi pa. Kailangan ko ng takasan ng tingin ni Rex na nakakatunaw na. Comfort room lang ako. Paalam ko pa sa mga kasama ko na makaramdam na ako ng hilo. Kaya mo ba? Tanong pa ni Nala at akmang tatayo pa siya ngunit mabilis ko siyang pinigilan. Ayos lang ako. Ako pa ba? Balik ako agad. Nakangiting paalam ko bago dinampot ang bag ko at naglakad papunta sa banyo. Ang dami ko na kasing naiinom. Ngunit hindi pa naman ako lasing. Medyo tipsy lang. Papasok na sana ako ng banyo na bigla na lang may pumigil sa isang kamay ko at hinila ako. Rex? Teka, ano ba? Magka-comfort room ako. Pigil ko pa sa kanya ngunit tila wala itong narinig. Hindi na niya ako papunta sa second floor ng bar at pumasok sa isang tila opisina doon. Nandoon ang banyo. Hihintayin kita dito. Seryosong utos pa niya bago umupo sa swivel chair na nandoon. Inirapan ko na lang siya bago pumasok sa sinabi niyang banyo. Kung hindi lang talaga ako tinatawag ng kalikasan, ay iiwanan ko talagang lalaking to dito. After ko makapagbanyo at makapaghilamos, ay lumabas na ako. Medyo nahimasmasan ako dahil sa pagbabanlaw ko sa aking mukha. Ano bang problema mo, Rex? Nandoon na yung banyo, bakit? Dinala mo pa ako dito?
At bakit may rights ka na pumasok sa opisina dito sa may bar? Nakasulubong pa ang mga kilay na tanong ko. Tinitigan niya ako ng ilang segundo bago tumayo at lumapit sa akin. Napaatras pa ako dahil sa kaseryosohan ng hitsura nito. Why did you leave me like that? Seryosong tanong pa niya. Napakurap-kurap ako dahil sa itinanong niya. What? Pinagsasabi mo, Rex? Maang-maangan ko pa bago inayos ang suot kong bag. Bababa na ako. Paalam ko pa bago tumalikod ngunit. Muntik na ako mapasigaw dahil bigla niya akong hinila at isinandal sa pinto. Stop leaving, River. Dahil hindi mo alam kung saan at paano ako nakasurvive ng 5 taon na hindi ka mahanap. You left me ng ganun-ganun lang na parang wala lang sa'yo nangyari sa atin dati. Seryosong sabi pa niya. Napalunok pa ako dahil sa lapit ng mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko yung alak na ininom namin kanina. Kung ako siguro yung dating River, ay kinabig ko na siya at hinalikan. Ngunit hindi. Dahil ayoko makasira ng pamilya. Hindi ko na uulitin pa yung nakaraan namin na nagsimula sa mali. Yung alin? Yung pag-cheat natin kay Anya? Nakita ko na panganga siya sa sinabi ko kaya mabilis ko siyang itinulak. I'm leaving. Huwag na huwag mo nang gagawin ito ulit sa akin. Kawawa ang baby niyo. What? Sigaw pa niya kaya napatigil pa ako sa pagbukas ng pinto. What the hell are you saying, River? Galit na tanong pa nito at iniharap pa niya ako sa kanya. Anong baby? Did you just leave me dahil akala mo may anak kami ni Anya? Hindi makapaniwalang nakatingin lang ako sa kanya. Binitawan niya ako bago pa ulit-ulit na nagmura. Answer me, River. Please. Kalmado na ulit ito nang humarap siya sa akin. I saw you and the box na ipinadala ni Anya sa'yo. Yung pregnancy test at ultrasound ng baby niyo. Tapos pumunta ako ng kondo mo nun. Nakita ko kung paanong sayang nakapaskil sa mukha mo habang pinag-uusapan yun tungkol sa bata. Anong ini-expect mong iisipin ko? Malamang didistansya ko dahil bigla ka na lang nawalan ng oras sa akin. Lalayo talaga ako dahil bata yun, Rex. Ganting bulyaw ko pa sa kanya. Bakit hindi mo ako tinanong? May hinanakit na tanong pa niya sa akin. I scoff bago nag-cross arms. Bakit hindi mo sinabi? Balik na tanong ko pa sa kanya. Ilang araw at linggo akong naghihintay para sabihin mo sa akin ang totoo ngunit walang lumabas dyan sa bibig mo. Dahil wala namang aaminin, River. I'm not the baby's father. Tila nabingi ako sa narinig at napanganga. Lumambot pa ang ekspresyon niya at lumapit ulit sa akin. Umiling ako na nga kung mga hahawakan niya ang isang pisngi ko bago siya itinulak. Mabilis pa akong lumabas sa opisina na yun at hindi pinansin ang tawag niya sa akin. Mas nanaig kasi ang nakakabing kabog ng aking puso. So lumayo ako na walang dahilan? Walang asawa at anak si Rex kaya ganoon na lang ang sagot niya kanina? Bakit bumangon na naman ang pag-asa sa aking puso? Good morning. Uminit-init pang bati ko kay Nala na sumimangot pagkakita sa akin na makapasok na ako sa dining area. Mahinang natawa naman ako bago umupo sa kanyang tabi. Hindi ko kasi napigilan ang sarili kong uminom ng alak kagabi dahil sa nalaman. Last na talaga yun dahil hindi na talaga ako sasamang mag-bar sa'yo kapag tayong dalawa lang. Hirap na sagot pa niya sa akin. At itutuloy mo ba ang kinuwento mo kagabi sa akin? Yung sa pinag-usapan yun ni Rex at dahilan ng paglalasing mo. Napatingin pa ako sa kanya at ngumisi ito. Lasing ka, remember? Kaya nagkwento ka ng slide. Pati yung pinigilan mo ang sarili mong halikan siya. Panunokso pa niya na ikinapula ng mga pisngi ko. Fine. Mamaya sasabihin ko sa'yo.
Anyway, pumasok na sila, Mom and Dad. Pag-iiba ko pa ng usapan namin. Galing mag-change topic. Oo, pumasok na tapos sabi ni Lita, bawal ka daw lumabas ng isang linggo dala ang sasakyan mo. Natatawang sabi pa niya na ikinangiwi ko. Hindi naman na akong bata. Nakangusong reklamo ko pa. Buti nga, akala ko magmamaneho na naman ako kagabi. Buti na lang nasa malapit lang ang mami mo at nadaanan tayo. Oo na, magsasama na tayo ng driver next time. May plano ko ba ngayon? Babalik ako sa pagtulog pagkatapos ko makakain. Masakit pa ang ulo ko dahil sa hangover. Sige lang, babalik ako sa bahay ang punan ngayon tapos puntahan mo na lang ulit ako doon. At mamayang hapon na tayo pumunta sa sementeryo. Sagot pa ni Nala. Oo nga pala. Dadalawin namin ang puntod ng mga magulang nito. Okay, sige. Around 3 PM maalis na ako dito. Magpahatid ka na sa driver, okay? Tapos, isasama ko na lang siya ulit. Para kahit magkayaan na naman tayo mag-bar, may driver na tayo. Pabirong sabi ko pa sa kanya. Walang iinom ngayon. Agad na kontra pa ni Nala na malakas kong tinawanan. Itunuloy ko na lang ulit ang pagkain ko. Itutulog ko na lang ulit itong pag-iisip ko kay Rex. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ko kay Rex na makalabas ako ng gate ng aming bahay. Balak ko sanang pumunta sa may park para bumili ng pwedeng makain. Malapit lang naman yun kaya lalakarin ko lang sana. 3 araw na ang lumipas noong malaman ko ang totoo sa bar. Pwede na ba tayo mag-usap ngayon? Kahit saglit lang? Tinagat ko ang ibabang labi ko dahil napaka-fresh naman po niya sa hitsura niya. River, tinatanong ka ng tao? Pagpapaalala pa ng isipan ko. Anong pag-uusapan? Nag-poker face ako para hindi niya mahalata ang iniisip ko. Tayo? Parang batang tanong pa niya. Tumikhim pa ako para pigilan ng ngiti. Bakit ba ako kinilig? Naglakad na lang ako palapit sa kanya. Let's talk habang naglalakad papunta sa park. May bibilhin din naman ako. Sagot ko sa kanya na mabilis nitong tinanguan. Magkaagapay kami naglakad papunta sa park ng village. Sa kabilang face pa rin ba kayo nakatira? Tanong ko pa. Oo. Dumalaw ka raw minsan sabi ng family ko. May asawa at anak na si Ate Rachel. Ipapakilala ka raw ni ate sa kanila. Nakangiting sagot pa niya. Sinabi mo nagkita na tayo? Kunot noong tanong ko pa sa kanya. Tumango siya at ni hindi ako tinignan. Lahat naman alam nila. Sagot niya na nagpatigil sa paglalakad ko. Nilingon niya ako at nginitian. Ikaw lang naman yata ang walang alam sa nararamdaman ko sa'yo dati pa. Kumabog ang puso ko dahil sa sinabi niya. Tumalikod na ulit ito bago nagsimula na ulit maglakad. Hindi pa rin ako sumunod sa kanya dahil tila nagmanhid ang mga paa ko. Nakakatatlong hakbang na yata ito nang lingunin niya ulit ako at lapitan. Tignan mo, hindi mo na naman ako hinabol. Nakakasakit ka na ng damdamin, River, ha? Nakangiting sabi niya bago hinawakan ng isang kamay ko at hinila na. Napasunod na lang ako sa kanya na tila lutang pa sa nangyayari. Akala ko ba usap lang? Bakit may holdings na ganap na hindi ko naman kinontra? Ayaw kasi bumitaw ng kamay ko dahil gustong gusto ang init ng palad ni Rex. Ilang minuto din kaming tahimik na naglakad papunta sa park. Nabago na yun na tila lumaki lalo. May mga vendors na rin na nakapwesto sa kabilang side na may mga booth pa at upuan sa may gilid. Ang daming tao kahit maaga pa. Komento ko pa habang palapit kami sa isang stall na tila nagtitinda ng goto. Maggoto muna tayo bago mag-usap. Nakangiting baling niya sa akin na makaharap na kami sa nagtitinda. Tumango naman ako.
Ikaw na ang bahala mag-order. Ibili mo na rin ako ng puto paw. Sagot ko bago ko bawiin ang kamay kong hawak niya. Copy. Dinig kong sagot niya. Ako naman ay umupo sa may upuan na pandalawahan sa may gilid. Iginala ko pa ang paningin ko dahil halos magbabarkada o pamilya ang nandito. Sunday kasi kaya ganito siguro karami ang mga tao. Nag-order din ako ng tokwat baboy, baka magustuhan mo. Napatingin pa ako kay Rex na nakalapit na pala. Pinadagdagan ko ng mayonnaise. Nakangising sabi pa niya bago kumuha ng kutsara na pinunasan nito ng tissue. Kapag sumakit sigmura ako sa maagang mayonnaise na yan, biro ko pa sa kanya na mahinang tinawanan nito. Anyway, kumusta naman ang naging buhay niyo sa Barcelona? Looking at you and Nala now, mukhang masaya naman kayo and successful. Nakangiting tanong pa niya sa akin. Tumango naman ako bago inalis sa mga kamay kong nasa lamesa nang dumating na ang order namin. Masaya naman kahit may ilang pagsubok na nadaanan. Kayo ba? Sa'yo din ba yung bar na pinag-inuman natin? Good. Kahit nasaktan ako dati dahil yung babaeng mahal ko, iniwanan ako. Seryosong sabi pa niya habang nakatitig sa mga mata ko. Hindi pa ako nakakasubo ngunit parang napaso na ako sa paraan ng tingin niya. Gumisi ito bago inilagay sa mangkok ko ang pinupunasan nitong kutsara kanina. Yes, sa akin din yung bar na yon. Kain na bago lumamig yan. Mamaya ka nakiligin sa mga banat ko. Inirapan ko lang siya dahil sa huling sinabi niya. Kinikilig naman ako kaso, syempre hindi naman ako aamin. Here, inabutan pa niya ako ng isang puto paw na hinati niya sa gitna na tinanggap ko naman. Nagpasalamat pa ako bago tinikman yun. Lihim pa ako na pangiwi na makagatan iyon. Nasaan na yung show paw sa puto na to? Pero kahit ganoon ay inubos ko pa rin ng pagkain ko dahil masarap naman ang kanilang goto. Next time na tayo mag-usap na maayos. Okay na sa akin na nakipag-date ka. Nakangiting sabi ni Rex na makatayo na kami pagkatapos makapagpahinga. Nag-almusal lang tayo. Date ko dyan. Sagot ko bago umiwas ng tingin. Narinig ko mahina itong tumawa bago sumunod sa akin. Hindi na lang din ako nag-react nang hawakan na naman niya ang isang kamay ko. Hindi ko kasi talaga mabawi yun. 5 taon ko rin yung hinahanap-hanap. Pero seryoso, River. Walang anya sa buhay ko. At walang baby. Ikaw lang mula noon hanggang ngayon. Alam ko rin na alam mong niloloko ako ni Anya dati at hindi mo lang yun sinabi sa akin. Nilingon ko siya at binigyan na ng tatakang tingin. Paano niya nalaman? Remember the day na nag-argue kami ni Anya sa ilalim ng puno noong nag-aaral pa tayo? Nahuli ko kasi siya noon sa kabilang university na may kahalikang ibang lalaki. Tapos sinabi ko sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ko siya hiniwalayan. Then she said na sinasamantala mo lang daw yun dahil narinig mo siyang may kausap sa banyo dati. Kaya alam kong alam mo na niloloko niya ako at hindi mo sinabi. Paliwanag pa niya sa akin. Sorry, nakangiwi ni sabi ko pa. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo. It's okay, River. Tapos na yun. Ang mahalaga ay naging malapit tayo sa isa't isa. Busy ka ba mamaya? Mag-usap na lang tayo over dinner. Nakangiting aya pa niya na ikinatawa ko. Para-paraan ka pa dyan. Naiiling na sabi ko. I can't tonight. Sa susunod na araw na lang. May usapan kasi kami ng mga parents ko at ni Nala na kakain ng dinner outside. Lumawak ang ngiti nito dahil sa sinabi ko. Sige, bukas na lang. Sunduin na lang kita sa inyo. Masayang sagot pa niya. I smile bago siya tinanguan. Gusto ko rin naman makonfirm yung sinabi niya. Kung totoong hindi niya anak yung baby ni Anya,
Ang ibig sabihin, pinutol ko ang relasyon naming pasimula pa lang nang walang dahilan. Ano, maitutuloy na ba ang love story nyo? Nakangising tanong ni Nala sa akin habang pinagmamasdan ako sa pag-aayos para sa dinner date namin ni Rex ngayong gabi. Naikwento ko na kasi kagabi sa kanyang nangyari. Isa talaga siya sa supportive sa love team namin. Kahit pa nga abot langit ang natamu kong sermon na unang beses kong sinabi sa kanya ang totoo. Tigilan mo ko. Ang asikasuhin mo ay ang secret na nababalo na yata sa'yo. Balik na tukso ko pa sa kanya. Inirapan naman niya ako bago umupo sa kama ko. Hindi ka ba talaga sasama sa amin ni Shay kapag namili kami ng mga dadalhin natin para sa outing natin? Pag-iiba pa niya ng usapan namin na malakas na ikinatawa ko. Ang galing talaga! Natatawang sabi ko na ikinasimangot niya lalo. Hindi nga ako pwede at may lakad ako. Sagot ko pa sa itinanong niya na hindi naman totoo. Nagkausap na kasi kami ni Shai na secret ang pasasamahin namin kay Nalang mamili this weekend para makapag-usap sila ng maayos. Gusto ko rin naman mabigyan ng kompletong pamilya si Ned at maging masaya si Nala na super deserve naman niya. Hindi pa nga natatapos date niyo ni Rex ngayon? May next schedule na agad? Mumisi na naman siya, nanginitian ko naman. Kapag ako nanokso sa'yo, mamumula ka dyan. Nakangusong sabi ko na tinawanan niya. Tumayo naman ito at lumapit sa akin. Tinulungan na niya akong mag-ayos ng buhok ko para siguro matapos na ako. Pero masaya ako, River, para sa'yo. Magkakaroon na rin ng continuation yung naudlot mong pagmamahal para sa crush mo. Nakangiting sabi pa niya. Tigilan mo ko. Nahihiyang sagot ko. Itinuloy na lang nito ang ginagawa sa buhok ko. Ako naman ay napangiti na lang. Sana lang ay pareho pa naming maayos ang relasyon namin sa mga lalaking. Iniwanan at mahal pa rin namin. Anak, nandyan na sa baba yung sundo mo. Napalingon naman ako nung pumasok sa pinto si Ma'am na malawak na napangiti na makita ko. Ang ganda naman talaga lalo ng anak ko kapag crush niya ang sumusundo sa kanya. Namula naman ako at sumimangot. Samantalang si Nala ay malakas na tumawa. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng mga parents ko ang nangyari sa amin dati ni Rex na naudlot dahil sa nalaman ko. Naikwento ko na rin sa kanila kagabing nag-dinner kami ang nalaman ko. Nasermonan pa ako ni Dad dahil yun ang unang itinanong niya sa akin noong unang beses kong sinabi sa kanila ang dahilan ng biglaang paglayo ko kay Rex. Kung tinanong ko ba daw at sinigurado kay Rex, nasabihan pa akong I told you ni Dad na alam ko namang may point sa part na yun. Mami naman, parang batang reklamo ko pa bago sinulyapan ang sarili ko sa salamin. Maganda ka na? Paknapak pa nga yung cleavage mo. Natatawang puri pa ni Nala na inismiran ko lang. Tigilan niyo akong dalawa. Bababa na ako at baka malate pa kaming makauwi dahil sa panunokso niyo. Paalam ko pa bago dinampot ang purse ko. Kahit bukas ka na umuwi anak, pwede naman. Mukha namang seryoso si Rex sa'yo. May dala pang pabulaklak para sa akin. Nakangiting sabi pa ni Ma'am na ikinalaki ng mga mata ko. Yes, River. Ako ang may bukay, hindi ikaw. Ayos lang yan, River. At least maganda ka tonight. Natatawang sabi ni Nala bago humiga sa kama na tinabihan naman ni Mami. Hintayin ka namin dito para sa chika pag uwi mo. Dagdag pa ng kaibigan ko na nakangisi. Ewan ko sa inyo, paalis na ako. Naiiling na paalam ko bago sila iniwanan. Bumuntong hininga muna ako bago naglakad, pababa sa hagdanan. Wala sa sala si Dada Trex. Nasaan na kaya mga yun? Bulong na tanong ko pa sa sarili ko bago naglakad papunta sa may labas ng bahay kung saan may naririnig akong nag-uusap. Okay, sige po. Ipapabook ko na po para ma-reserve na po yung date. Dining kong sagot ni Rex sa daddy ko
Bago nabaling atensyon niya sa akin, malawak pa siya na pangiti na makita ako. Kahit kinakabahan, ay nginitian ko rin siya at nilapitan sila ni Dad. Alright, just inform me kapag okay na yung pinareserve ko. Enjoy your date, anak. Baling pa ni Dad sa akin bago ko hinalikan sa noo at inuwanan na kami ni Rex sa labas ng bahay. Anong sinasabi ni Dad? Tanong ko pa kay Rex bago siya lumapit sa akin at hinawakan ang isang siko ko. Inalalayan na niya ako papunta sa sasakyan niya na nasa may garahe ng bahay namin. Nagpabook kasi ang dad mo ng room sa resort para sa anniversary nila ng mami mo. You look stunning, by the way. Puri pa niya bago niya ako pinagbuksan ng pinto. Para pa akong teenager na nag-init ang mga pisngi dahil sa papuri niya. Nagpasalamat ako bago sumakay sa kanyang sasakyan. Nabanggit pala ni Shai sa akin yung plano niyong si Creed ang pasamahin kay Nala sa pamimili ng mga kakailanganin natin para sa outing. Saad pa nito habang nasa biyahe na kami. Oo, sa kanila ako didiretso nun. Nagdahilan kasi ako naaalis sa that day kaya kailangan umalis ako ng bahay. Nakangiting sagot ko pa. Sunduin na lang kita nun na maaga sa inyo. Tapos daan tayo sa university para bumili ng favorite mong street foods bago dumiretso kina Shai. Suggestion pa niya. Okay, sige. For sure na-miss din yun ni Shai. Pero ang galing, no? Nandoon pa rin yung pwesto na lagi natin pinagbibilhan. Natutuwang sagot ko pa. Yes, at mas malaki na ang pwesto nila. May mga bagong tinda na rin na kailangan mong subukan. Anyway, mag-start na ako mag-explain ha. 5 years ago, sinulyapan pa niya ako. Tumango naman ako bago siya binalingan. First, sorry for not telling you about sa pagbubuntis ni Anya at doon sa ipinadala niya mas nauna mo pang nakita kaysa sa akin. Sorry kasi nag-overthink ka. Noong gabing hinalikan kita, ang plano ko talaga noon ay lumayo na sa'yo at itama yung mali na nasisimulan nating dalawa. Kaso, hindi ko kinaya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ngunit kahit kasama ko si Anya, ay ikaw pa rin ang naiisip ko. Yung mga gusto mo yung nagagawa ko para sa kanya. Kaya nagdesisyon akong tapusin na kung ano man ang mayroon kami. Lalo akong naging determinado nang malaman kong nag-cheat siya. Makipaghiwalay ako at sinabing totoong may mahal na akong iba at ikaw ngayon. Nagalit siya noong una ngunit bandang huli ay tinanggap naman niya yun. Nagsorry din siya at deserve ko naman daw na maging masaya. Natotoo namang masaya ako sa iyo noon. Kaso yun nga, yung ipinadala niyang pregnancy test at ultrasound. Na-misinterpret mo rin yun dahil ipinadala niya yun para humingi ng tulong sa akin. Una na kasi niyang ibinigay iyon sa lalaking nakabuntis sa kanya na hindi siya pinanagutan. May kasama yung sulat sa loob na kailangan nga niya ng tulong dahil iniwanan na siya ng mga kaibigan niyang masakasama niya dati. I help her. Pinatira ko muna siya sa kondo ko pero syempre may permiso iyon ng mga parents ko. Hindi ko rin muna sinabi sa iyo dahil ayoko naman na mag-isip ka ng masama na maling desisyon pala. Dahil dun, nagkamalaki misunderstanding tuloy at iniwanan mo ko. Kaya ngayon nandito ka na, ay hindi na ako papayag na maulit yung mga pagkakamaling iyon sa buhay natin. Ipapaalam ko na sa iyo ang lahat, mula gamit kong shampoo hanggang panghilod ng puwet. Natawa pa ako dahil sa huning sinabi niya. So, wala kang pamilya? Wala kang anak? At walang kayo ni Anya? Sunod-sunod na tanong ko pa sa kanya. Tumango naman siya bago ko sinulyapan at nginitian. Single ako hanggang mamatay kung hindi mo ako babalikan. Nakangising sabi niya na tuluyan ng nagpahalakhak sa akin. Baliw, natatawang hinampas ko naman siya sa kanyang braso. Let's start over again then. Natatawang pinigilan ko pa siya nang sunod-sunod na bumisina ito na tila nababaliw na.
Thank you. Masayang sulyap pa niya sa akin bago hinawakan ang isang kamay ko. Ibibigay ko lahat sa'yo. Buong buo. Humilig naman ako sa kanyang balikat. Heto na yung love story naming naudlot dati. Na itutuloy na namin. At this time, ay tatapusin naming magkasama. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko nang sigawan ako ni Creed at bigla na lang umalis pagkatapos niya marinig ang usapan namin ni Ned. Na-misunderstand niya kasi na nagtutu-time yung kausap ko at kaming dalawa ngayon ninala. River, are you okay? Agad pang hinawakan ni Rex sa magkabilang balikat ko na nagmamadaling lumabas ng kusina. Nagluluto kasi ito nang dumating si Creed. Tumango naman ako na makabawi at mabilis na tinawagan si Nala. Nag-excuse pa ako sa mga kasama ko dahil ayokong marinig nila ang sasabihin ko kay Nala. Mas maganda kasing sa kanya mismo manggaling ang totoo at hindi sa akin. Nang bumalik ako ay agad ako niyakap ni Rex. Munti ko nang sundukin si Creed. Parang batang sumbong pa niya sa akin. Ninitian ko naman siya nang bitawan niya ako. Na-misunderstand niya lang yung kaya palipasin mo na. For sure kapag nalaman niya ang totoo, ay magsasorry yun. Yung niluluto mo baka masunog dun. Ay wow ha, nandito kami, remind ko lang kayo. Hindi naman ako na-inform na may bahalik kang nagaganap. Napatingin pa kami kay Shai na natatawang nakaakbay sa kanyang asawa. Wala pang balikan na nagaganap. Nakangusong sabi pa ni Rex. Natawa pa ako dahil sa itsura nito. Tapusin muna natin ang problema ni Nala at Creed, okay? Then, let's talk about us after. Hinawakan ko pa ang isang kamay niya. Malawak na nginipian naman niya ako bago tumango. Don't worry, River. We will not force you to tell us what it is. Hihintayin namin si Nala ang magsabi sa amin. Nakangiting singit pa ni Shai. Thank you. Pasalamat ko pa. Tara, tulungan mo na lang ako magluto, total. Ikaw naman ang master chef ng buhay ko. Nakangising hinila pa ako ni Rex, papunta sa kusina. Ang corny. Dinig ko pang natatawang pahabol ni Caspian sa amin. Malakas na tinawanan lang namin yun ni Rex. Pagkatapos maayos nila Nala at Creed ang problema nila, ay ang sa amin naman ni Rex ang hatupagin ko. Gusto ko rin magkaroon ng masayang moment ang pagbalik ko dito sa Pilipinas. I'm really sorry. Nagulat lang talaga ako sa narinig ko. Hingin pa umanhin ni Creed sa akin nang bumalik siya sa penthouse ni Shai. Nakaka-frustrate lang kasi. Parang batang dagdag pa nito bago sumandal sa sofa at tumingala. It's okay. Naiintindihan ko naman. Nakangiting sagot ko bago tinanggap ang iniabot na isang baso ng tubig ni Rex sa akin. Thank you. Nakangiting baling ko pa sa kanya. Napapikit pa ako nang halikan niya ako sa noo bago umupo sa may armchair ng sofa na inuupuan ko. Nakita ko pang tinaasan kami ng isang kilay ni Creed na nakatingin na pala sa amin. Mukha ka daw lola kaya sa noo ko hinalikan. Tila naaasar pang komento niya bago tumingala ulit sa kisame. Malakas na tumawa naman sina Shay at Caspian. Napaka-bitter naman, pinsan. Hintayin mo na lang kasi yung araw na ipapakilala sa'yo yung lalaki. For sure, mas pogi ka naman dun. Saad pa ni Shay. I doubt it. Pabulong pang sabi ko. 10 beses na mas gwapo si Ned sa kanyang tatay. May sinasabi ka? Kinilabutan pa ako na maramdaman ang mainit na hininga ni Rex sa tenga ko. Mabilis akong umiling at napaayos pa ng upo. Naramdaman ko rin ang pagkakbay niya na lalong nagpapawala sa puso ko. Sana naman sa pagkakataon na to, matuloy na ang relasyon naming dalawa. Kinagat ko ang iba pang labi ko nang makita si River na nakikipagtawanan kina Nala ayat Shai na nagsasabuyan ng tubig sa may dalampasigan.
Ang ganda talaga ng asawa ko. Napatingin pa ako sa tumabi sa akin na si Caspian, na kanina lang ay ayaw palabasin ng asawa dahil sa suot na swimsuit. Nabaling naman ang atensyon ko sa kabilang gilid ko nang ang nakasimangot na mga sikrid ang nakita ko. Kahit nakapag-usap na kami, bawal pa rin akong lumapit sa kanya kapag nandyan daw yung bata. Reklamo pa niya. Yan ang consequences ng mga bara-bara mong desisyon. Naiiling na sabi ko. Wow, coming from you na inalagaan yung ex-girlfriend na buntis kaya iniwanan ng present. Gumisi ito nang sumimangot ako. Malakas na tumawa naman si Caspian. What? May karapatan akong tawanan kayo dahil mabait ako. Nakangising sagot pa niya sa amin. Tara na, tumahon na mga yun. Aya pa niya bago dinampot ang tuwalya ng asawa at mabilis na nilapitan iyon. Lihim pa akong natawa nang hindi malaman ni Creed kung kukunin din ba niya ang tuwalya ni Aya o hindi. Dalhin mo na pareho. Kasalanan mo naman yan. Nakangisi pang pang-aasar ko sa kanya bago siya iniwanan. Hey, gusto mo nang magmeryenda? Nakangiting tanong ko pa kay River na may ibalot ko sa katawan niya malaking tuwalya. She smiles na nagpatunaw na naman sa aking puso. Paano ko ba naalagaan sa puso ko ang magandang babaeng ito na nasa harapan ko? Kayo ha, may continuation na ba yung college love story nyo? Panunukso pa ni Nala nang tanggapin nito ang tuwalya na iniabot sa kanya ni Creed. Ang alam ko ay nakapag-usap na silang dalawa kaya medyo maayos na sila. Naghahalikan na nga noong isang gabi. Kami naman ni Rex ay hindi na itinatago kung ano man ang mayroon sa amin. Alam mo? Takang tanong pa ni Rex. Alam naming lahat. Secret-secret pa kayo. Natatawang sabi pa ni Shay bago kumapit sa isang braso ng asawa. Nagkamot naman si Rex bago ko hinapit sa bewang. Balikan ko na muna yung anak ko at baka gising na. Nakangiting paalam pa ni Aya bago kami iniwanan. So, kanya-kanya muna tayo ha? Papaliguan ko lang ang asawa ko. Nakangising sabi pa ni Caspian na ikinapula ni Shay. Naiiling na lang kami habang tinitignan silang naglakad pabalik ng villa. Kumain muna tayo? O magbibihis ka muna? Nakangiting tanong pa niya sa akin. Mauna na muna rin kami at gusto kong mag-jet ski. Nakangiting paalam pa ni Nala na isinuot ang cover-up nitong kinuha din ni Creed. Sige, kakain na muna kami. Kita-kita na lang tayo mamayang after lunch para sa island hopping na gagawin natin. Nakangiting sagot ko pa sa kaibigan ko na tumango naman. Hinawakan naman ni Rex ang isang kamay ko at nagsimula na kami maglakad papunta sa may cottage na inuokupan namin. Mga gamit na lang naming dalawang nandoon. Anong gusto mong meryendahin? Tanong pa niya sa akin na may isuot ko ng oversized t-shirt para matakpan ang katawan ko. Isinuot ko na rin ang chinelas ko na iniwanan ko lang din doon kanina. Parang gusto ko ng halo-halo. Nakangiting sagot ko bago kinuha ang bag ko. Sige, may nakita din ako nagtitinda ng favorite mong sandwich dun. Tara para pagkatapos makaligo ka na at makatulog bago tayo mag-island hopping mamaya. Nakangiting hinapit pa niya ulit ako sa bewang. Naglakad na kami papunta sa stall na sinasabi niya sa akin. By the way, Han, inaaya ka ng mga parents ko na mag-dinner sa bahay pag uwi natin. Namit mo na rin naman sila noong sinundo mo ko, hindi ba? Para na... What? Natatawang tanong ko na mabaling ang atensyon ko sa kanya dahil bigla itong huminto sa paglalakad. You called me Han, right? Nakatingin siya sa akin na parang kakagising lang at lutang pa. Natawa naman ako at kumapit sa isang braso niya. O mas prefer mo ang babe. Ngumisi pa ako na nagmura ito bago inilapit ang mukha sa mukha ko. Stop tempting me, Han. Dahil baka mahalikan kita ng malala dito. Seryosong babala pa niya.
Minisian niya ako na napangangako bago niya hinawakan ang isang kamay ko at hinilan ako papunta sa stall na sinasabi niya. Kinagat ko na lang ang ibabang labi ko dahil sa kilig na nararamdaman ko. Bigla kasing pumasok sa isipan ko yung mga ginagawa namin dati na muntik nang lumalampas sa limitasyon. Namiss ko ang mga halik, yakap at haplos niya. Ngunit syempre, hindi ko naman mamadaliin. Darating din kami sa oras na yun. Akala ko ba sa bahay nila siya tayo didiretso? Tanong ko kay Rex pagkatapos naming maihatid si Nanalo at Ned sa kondo ni Creed. May ipapakita lang ako sa'yo na dapat, 5 years ago pa. Nakangiting sulyap pa niya sa'kin bago ipinarada ang sasakyan nito sa tapat ng bahay nila. Anong ginagawa natin dito sa bahay niyo? Takang tanong ko pa na makababa na kami. Iniabot pa niya sa security guard nila ang susi ng sasakyan bago niya ako hinila papasok ng kanilang bahay. Ginitian niya ako bago hinila papunta sa may likod kung saan may malaking garden ang mami niya roon. Nagulat pa ako nang makitang nandoon ang mga magulang nito, pati na ang kapatid niyang may kausap na batang babae at isang mukhang foreigner na lalaki. River! Tawag pa sa akin ni Ate Rachel at mabilis pa akong nilapitan at niyakap. Ito ang unang beses na nakita ko ulit sila. Ginantihan ko naman siya ng yakap. Naging close din naman kasi kami kaya siguro ganito na lang ang reaksyon niya. Grabe, ang ganda-ganda mo lalo. Tara dito, ipapakilala kita sa asawa at anak ko. Masayang sabi pa ni Ate Rachel at hinila pa ako palapit sa pamilya nito. Ipinakilala nga niya ako sa asawa at cute nitong anak bago ko binalingan ng mga parents nila. Nilapitan ako ni Tita Tanya at niyakap din. Welcome back, Iha. Bulong pa niya bago ko binitawan. Ginitian naman ako ni Tito Jaime bago may inyabot sa akin na isang box na kulay pula at pahaba. Nagtatakang tinanggap ko naman yun. Open it, hon. 5 years ago pa dapat yan. Napatingin pa ako kay Rex na nalapitan ako at ginitian. Kinakabahang binuksan ko naman yun. Nanlaki pa ang mga mata ko na makita yung maliit na note doon kasama ang isang kwintas, bracelet at isang sing-sing. Kinuha iyon ni Rex sa akin bago inilabas yung kwintas doon. Ito dapat yung magiging regalo ko sa'yo noong Valentine's Day. Kaso bigla mo na lang akong iniwasan. Nakangiting sabi niya bago isinuot yung kwintas sa akin. Sinunod naman nito ang gold na bracelet. This one is my first month sa Risana natin kaso bigla mo kong iniwanan. Hinagit ko ang ibabang labi ko dahil naluluha ako habang isinusuot niya ang bracelet na may nakaukit na love rex. Kaling kinuha nito ang sing-sing at malawak niya akong initian. At heto naman sana yung gagamitin kong sing-sing para mag-propose sa'yo after mong makagraduate. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Ang dami na pala niyang plano para sa amin. Kahit pa nga medyo magulo ang relasyon naming dalawa noon. Sabay-sabay niyang in-order yan sa isang araw. Dahil sa simula pa lang, ay nakaplano na lahat ng mga surprises na sa'yo. Nakangiting singit pa ni Ate Rachel na tuluyan na nagpaluha sa akin. Lalo pa akong humagulgol nang bigla itong lumuhod sa harapan ko habang hawak nito ang isang kamay ko. I know, this is so sudden, hon. Alam kong wala tayong official na relasyon ngayon, pero gagawin ko pa rin to. Alam kong mali kung paano tayo nagsimula dati, ngunit itinuloy ko pa rin. Alam kong nasaktan kita dahil ginawa kitang option kapag wala si Anya noon, ngunit nag-stop ito ng ilang segundo dahil tila may iiyak na ito. Alam ko rin sa sarili ko na mahal na kita that time. Kaya nga naisip ko na noon pa, napakasalan ka ngunit. Sabi ko ihihintayin ko muna makagraduate ka. Kaso, yun nga. Dahil sa katangahan ko, ay nagkagulo tayo. Kaya this time, ay babalik ka rin ko.
Itatali na muna kita bago ka taligawan ulit. Nitawa pa kami dahil sa sinabi niya. River Peñalosa, will you marry me? Nakangiting tanong pa niya sa akin. Pinunasan ko naman ang mga luha ko gamit ang isang kamay ko na hindi niya hawak. Tumango-tango pa ako dahil mahal ko pa rin naman siya. 5 taon na ang nasayang kaya, patatagalin ko pa ba? Mabilis nitong isinuot ang singsing sa daliri ko bago tumayo at niyakap ako. Napasinghap pa ako nang biglang lumabas sa mga parents ko na nagtatago pala. Pinunasan pa ni mama mga luha at nginitian ako ni dad. Nandito sila. Siyempre Han, ayoko mag-propose sa'yo na hindi alam ng mga parents mo. Nanghingi muna ako ng permiso sa kanila bago ko ito gawin. Then, they suggested na hindi daw sila magpapakita dahil baka ma-pressure ka at tanggihan ako. Nakangiting paliwanag pa ni Rex sa akin. Tinignan ko ang mga parents ko at mabilis na nalipitan nang ibukan nila mga kamay. Mabilis nila akong niyakap na makalapit ako. Congratulations, anak. Alam ko magiging masaya ka kay Rex kaya hindi kami tumanggi nung hiningi niya ang permiso namin. Umiiyak na sabi pa ni Dad. Ngumiti naman ako bago pinunasan ang mga luha niya. Hindi man siya ang biological father ko, hindi ko naman naramdaman yun. Tinanggap niya ako kahit niloko siya ni Ma'am at anak ako ng ibang lalaki. Thank you, Ma'am, Dad. Sagot ko bago sila niyakap ulit. Ginantihan naman nila yun. Tilingdan ko naman si Rex at ninitian niya ako na ginantihan ko naman kahit nahilom na ng mga luha ang aking mukha. Hindi ko naman akalain na darating kami sa ganitong punto ng buhay. Ilang araw pa lang mula nang nakabalik kami. Tapos, nag-propose na agad siya na hindi ko naman natinanggihan pa. Secret-secret pa kayo. Malamang magkukwento si Ate Rachel sa akin. Natatawang sabi ni Shay sa amin na mapagpasyahan naming aminin ni Rex sa kanila na ikakasal na kami. Hinintay pa kasi naming maging maayos si Nanal at Creed. Yun naman pala, alam na nila. But hello, River. Alam mo namang hindi makakapaglihim si Tita Tanya sa akin. Natatawang sabi pa ni Nala sa akin na halatang masaya na dahil buo na ang kanyang pamilya. 1 linggo na ang nakakalipas mula nang mag-propose si Rex sa akin. At nag-set nga kami ng dinner para sabihin na sa kanila ang totoo. Kaso, alam na pala nila. Oo na. Sana sinabi nyo nilang para hindi na kami gumastos. Simangot na reklamo ko na malakas nilang tinawanan. Masarap kaya ang libre. Nakangising sabi ni Creed bago sinubuan si Nala na tatawa-tawa pa. Naiiling na lang ako bago ko naramdaman ang pagpalupot ng isang braso ni Rex sa bewang ko. Hayaan mo na Han. Alam mo namang yung mga yan malakas ng trick. Nakangiting sabi pa niya sa akin nang balingan ko siya. Ngumuso naman ako. Sa susunod talaga, hindi na tayo magsisikreto sa kanila. Mga chismosa at chismosa. Nagtawanan pa sila dahil sa sinabi ko. Grabe naman yung River. Natatawang sagot pa ni Caspian. Huwag ka matamaan, Cas. Napaghahalataan tayo. Biro pa ni Creed na tinawanan na naman namin. Malawak na napangiti naman ako bago yumakap kay Rex. Pare-pareho na kaming masaya sa mga taong aming mga kasama. Nabuo din ulit ang barkada na pananatilihan naming buo hanggang dumami ang mga anak namin at maging matanda na. I'm sorry. Ako yata ang may kasalanan kung bakit kayo naghiwalay dati. Hinging tawad ni Anya sa akin na makipagkita kami ni Rex sa kanya 1 buwan pagkatapos niya mag-propose sa akin. Gusto niya raw kasing bago kami maikasal ay marinig ko parehong explanation nilang dalawa. Wala na kasi akong ibang malalapitan that time. Yung mga kaibigan ko dati ay bigla na lang nawalang parang bula nang malamang may problema ako. Malaki ang pagsisisi ko noon dahil hindi ko pinili ng tama mga kaibigan ko. I'm sorry. Hindi anak ni Rex yung bata dahil imposible yun. Wala naman kasing nangyari sa amin. Ngumiwi pa ito sa huling sinabi. Hindi makapaniwalang napatingin pa ako sa aking fiancé. Marespeto ko sa babae, Han.
Kahit sinasabi mong babaero ako. Nakahusong sagot pa niya sa akin. Natawa naman si Anya kaya nabaling ang attention ko sa kanya. Hindi ko talaga type si Rex. At gaya ng narinig mo dati sa banyo, ay si Creed ang gusto ko nun. Kaso, nakita ko naman na nabaluin sa kaibigan mo kaya hindi ko na rin itinuloy ang nararamdaman ko. Ang mahalaga ay masaya ako at ang anak ko sa foreigner kong asawa ngayon. Nakipagkita lang ako bago umalis para mag-sorry. Totoo na masaya ako para sa inyong dalawa. Nakita ko kung paano naging miserable si Rex noong umalis ka. Kaya sana, maging matatag ang relasyon nyo at paki-invite ako sa kasal nyo. Biro pa niya sa amin. Napangiti naman ako bago bahagyan tumango. Gagawin naming flower girl yung anak mo. Nakangiting sagot ko. Masayang tumango naman si Anya bago binalingan si Rex. Take care of her, okay? And from now on, sabihin mo sa kanya lahat ng nararamdaman mo. Hindi yung sinisikreto mo pa. Ikakapahamak mo talaga yan, Rex. Sermon pa niya. Natawa naman ako. Ex-girlfriend siya ni Rex, ngunit bakit? Imbes na mainis ako na makita siya ay tila, gumaan pa ang pakiramdam ko. Siguro dahil ramdam ko na totoo ang sinasabi niya. Oo, padadalhan ka namin ng invitation at gagawin naming flower girl si Chubb. Nakangiting sabi ni Rex bago ko niyakap mula sa likuran ko. Sabing huwag mong tawaging Chubb si Amelia. Magagalit na naman yun sa'yo. Naiiling na sermon pa ni Anya sa kanya. Tinignan naman niya ako. Thank you ha. Dahil sa'yo naging maayos kami mag-ina. I mean, hindi ako natutuwa na naghiwalay ko ni Rex dati. Thank you kasi hindi mo ako inaway dati at pinalayas sa kondo ni Rex. Dahil doon ay naging maayos kami mag-ina at hindi napahamak ang baby ko. Thank you. Nakangiting sabi pa niya. Tumango naman ako bago hinawakan ng mga kamay ni Rex na nakayakap sa may tiyan ko. Hindi ko naman kaya mamahamak ng bata. And I'm glad na maayos kayo ng baby mo. Be happy. And thank you kasi nakipagkita ka sa akin today. At nag-explain kahit pa nga may pass kayo ni Rex. Don't worry. Hindi ako galit sa'yo kaya sana maging masaya ka sa buhay na pinili mo ngayon. Just don't hesitate to ask our help kapag kailangan mo. Nakangiting sagot ko pa sa kanya. Lumabi naman ito na tila pinipigilan ng maiyak. Paano mo nagayuma si River? Bakit ang bait? Swerte mo? Biro pa niya kay Rex na pareho naming tinawanan. I really love him, Daddy pa. Mabait naman siya. Yun nga lang, mahilig sa sikreto kaya napapahamak. Pareho kami. Mabirong sabi ko pa. Natawa pa sila bago ko naramdaman ang paghigpit ng yakap ni Rex sa akin at pagbulong ng I love you too. Nakipagkwentuhan pa ng ilang minuto si Anya sa amin bago umalis. Kami naman ay umalis na rin at dumiretso sa bahay nila Ate Rachel na malapit lang naman sa bahay nila. Kukunin ko kasi yung mga libro na ibinibigay niya sa akin. Han, nakausap na doon ni Ma. Natigil pa sa pagsasalita si Rex na pumasok sa kanyang kwarto na makita ako. Ano? Natatawang tanong ko habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin. Sinusuklayan ko kasi ang buhok ko dahil kakatapos ko lang patuyuin iyon. Naaakit ako. Pwede bang pakis? Numuso pa ito na tila bata. Natatawang hinarap ko naman siya at ibinuka ang dalawang mga kamay ko. Mabilis pa sa alas 4 itong lumapit sa akin at hinalikan ako sa mga labi. Bahagya pa nga ako nagulat dahil marahas iyon at hindi ko inaasahan. Napayakap pa ako sa kanyang bewang dahil baka mahulog ako sa upuan. Kapwa pa namin hapon lang aming mga hininga na maghiwalay kami. Humigpit ang kapit ko sa kanyang damit nang akamang lalayo na ito. Don't tempt me, hon. Baka makalampas ako sa linya. Seryosong sabi pa niya. Kinagit ko ang ibabang labi ko bago siya tiningala.
Kinagat ko ang ibabang labi ko bago siya tiningala. Nakipagtitigan siya ng ilang segundo bago marahas na nagmura at binuhat ako bago hinalikan sa mga labi. Yumakap naman ako sa kanyang leeg at ginantihan iyon. Alam kong hindi dapat ako ang nag-i-initiate nito ngunit gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano nakalalim ang nararamdaman kong pagmamahal para rito. Inihiga niya ako sa kama at kinububawan. Nagsimula na maglakbay ang isang kamay niya sa katawan ko habang bumababa ang kanyang mga labi sa leeg ko. Napalayad pa ako na makarating sa puno ng aking mga dibdib ang mainit nitong mga labi. Hiniwalay ito at tinignan ako. Nakita ko pang gumalaw ang kanyang Adam's apple bago niya hinaplos ang isang pisngi ko. I love you. Maos-maos pa ang boses niya bago ko hinalikan sa aking baba. Yumakap ako sa leeg niya bago sumagot ng I love you too. Hinalikan na naman niya ako sa mga labi na ginantihan ko naman. Hanggang pareho na namin nilampasan yung guhit na matagal namin iniiwasan. Ano klaseng lovemaking ba ang ginawa niyong dalawa at paika-ika ka dyan? Natatawang tanong ni Nala sa akin habang naglalakad ako palabas ng banyo. Malakas na tumawa naman si Shai na nandito rin sa kwarto kung saan kami gumawa ng milagro ni Rex. May lunch kasi kaming lahat para i-celebrate ang proposal ni Rex sa akin at para mapag-usapan na din ang kasal nila Creed at Nala na nagkaayos na din naman. Ngayong taon sila ikakasal dahil hindi daw pumayag si Creed na next year pa siya matatali sa kanya. Ang hirap kasing humakbang. Nakasimangot na sabi ko bago umupo sa gilid ng kama kung nasaan sila Shai. Napangiwi pa ako nang makaramdam na naman ako ng kirot nang umupo ako. Ganyan din naranasan ko nung unang beses may mangyari sa amin ni Caspian. Ang wild kasi. Nakangising sa bed pa ni Shai na tinawanan naming dalawa ni Nala. Iba kasi talaga kapag first time. Anyway, masasanay ka rin. Mahinang tumawa pa si Nala nang bigyan ko siya nang hindi makapaniwalang tingin bago ako namula. What? Hindi naman siguro papayag si Rex na hindi na masundan pa yun. Ewan ka sa inyo? Sagot ko na lang bago humiga sa kandungan ni Nala na tatawa-tawa. Lumapit naman si Shai sa akin na humiga naman sa may tiyan ko. But I'm glad that we are all happy. Ganun kong sabi pa niya. Me too. Sagot pa ni Nala at hinaplos pa ang mga buhok namin ni Shai na tila mga bata. Masaya ako dahil magkakasama na tayo at pare-parehong may mga lalaking kayang sabayan ang mga toyo natin sa katawan. I love you girls. Masayang din na ganun pa niya kami na sabay-sabay naman namin tinawanan. Ito talaga ang isa sa na-miss ko. Ang bonding naming tatlo. Tama na nga, Han. Itatawang pinunasan ko pa ang mukha ng aking asawa na hindi pa rin tumitigil sa kakaiyak habang nakatingin sa aming unang supling na mahimbing na natutulog sa may tabi ko. Halos kakagising ko lang at ito nga ang namulatan ko. Ang umiiyak na si Rex na base sa mga parents ko nakakaalis lang ay halos 5 minutes na daw itong umiiyak. Hindi ko mapigilan. I'm so blessed. Nakangiting baning pa niya sa akin bago ko hinalikan sa noo. Pinunasan ko naman ang mukha niya gamit ang mga kamay ko. Me too. But for now, uminom ka muna ng tubig para kumalma ka. Abutan mo na rin ako ng alcohol bago ko hawakan ang anak mo. Nakangiting utos ko pa sa kanya na mabilis namang sumunod. Sobrang hirap man ang naranasan ko sa panganganak ay worth it naman. Dahil sa anghel na nasa tabi ko na magiging simula ng aming pamilya. Uminom din ako ng tubig bago ko kinarga ang aming baby. Ang gwapo naman niya, Han. Kamukha mo. Nakangiting sabi ko pa bago hinaplos ang isang pisin niya. Lumawak pa ang ngiti ko sa mga labi nang bahagya itong umiti. Umupo naman si Rex sa tabi ko at niyakap ako.
I love you, Han. Yung dalawa ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Natila sasabog na ang puso ko sa sobrang saya habang nakikita ko kayo ngayon. Hindi ko hahayaan na magbago ang nararamdaman ko para sa'yo. At sisiguraduhin ko na hanggang tumanda tayong dalawa ay ikaw pa rin ang kasama ko, pati na ang mga anak natin. Thank you for loving me, Han. Kahit pa nga naging baliw ako noong una. Ginitian ko siya bago dinampian ng alik sa isang pisngi. Mahal na mahal din kita, Han. Higit pa sa buhay ko. And I promise, when River fell in love, never na yun magbabago. Hanggang tumanda tayo. Nakangiting pinagdikit naman niya ang aming mga noo. Totoo yun. Nahulog kasi ako at hindi ganoon kababaw ang kinahulugan ko. Yung hulog na hindi ka na makakaahon. Yung hulog na habang buhay mong pipiliin dahil nandoon si Rex at ang anak namin. Pati na ang magiging mga supling pa namin sa hinaharap. Hindi man maiaalis ang hindi pagkakaintindihan, ay alam naman namin na sa huli ay hindi din namin matitiis ang isa't isa at laging pipiliin ang pagmamahal na aming sinimulan. Na pareho naming panghahawakan hanggang mabawi na pareho ang aming mga buhay. Thank you so much sa paghihintay, mga loves. See you sa next story.